Hello, teachers. Good evening. Can you hear me clearly? Can you please type in the chat box or in our one moment? Okay. Yes, you may comment if you can hear me clearly. Good evening, Sir Jay. Ayan, mag-invite kayo ng ibang teachers, no, na available para makapag-attend din sila ng ating free online lecture. So, grab lang ng opportunity yung mga ganitong opportunities. Something na dapat ay i-grab natin, okay? And syempre dahil hindi lang naman tayo yung gustong makapasa, di ba? Let's also help our teachers, yung ibang mga teachers na gusto ring makapasa. Of course, gustong makapasa ng ating mga teachers. Okay, ayan. Thank you po, Sir Jay. All right, so we will start at exactly 6:10. Okay, so let's wait sa ibang teachers na mag-join sa ating live stream. And teachers, same drill, no? You have to prepare. Kung meron kayong note dyan, and then your pen para mag-take note ng mga important details kung may mga madadaanan pa tayo. So we had our yung discussion natin, 'di ba, ng content on last Saturday, yung first meeting natin, 'di ba? So it's important na take note niyo po sila. And teachers, also yung pagsagot po natin, same drill din. You have to include first sa comment section yung item number before the answer, okay? Alright, so good evening again sa ating teachers. Sa mga bagong dating, good evening, teachers. So, early pa lang naman, November 4, di ba? So, yung let nyo or yung actual let ay sa March. Okay, so, pero syempre teachers, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, 'di ba? It's always good or it's always better to prepare ng mas maaga. Okay? Para mas ano din, hindi kayo magka-cramming at hindi kayo parang kapag kasi nag-start kang mag-prepare na medyo ano na, nasa kalagitnaan ka na, baka mahirapan ka na, 'di ba? Medyo bombarded na yung isip mo, and kung may mga ginagawa ka pang iba, nagtatrabaho ka, so as early as now, it's good na nakakapag-prepare na tayo, okay? Ayan, and yung mga gustong mag-greet sa ating comment section, wag na pong mahiya, okay? And please actively participate, teachers, kasi ito na yung training ground nyo. Dito pa lang ay, kumbaga, makikita nyo na or matatrack nyo na yung progress nyo. Kung nagkakamali kayo or marami na ba yung nakukuha yung correct answers sa ating mga drills. Of course, mahalagang matrack nyo yung progress nyo para makita nyo yung level of preparedness nyo pagdating ng actual let. So, pag nakikita nyo na mataas na yung mga nakukuha nyo sa mga practice test, 'di ba, yung mga drills na ganitong ginagawa natin, nakikita mo na din na nagiging handa ka na, 'di ba? Mas may confidence ka na pagdating ng actual let, okay? All right. So ito na yung last session natin for field study 1 and 2. For professional education. So, mas marami pang mga subjects po, teachers, ang pwede nating mapaghandaan, di ba? Maraming subjects kasi yung under professional education na dapat po nating paghandaan, okay? And talagang madaanan. So, Prof. Ed, hindi ko mabilang kung ilang subjects yun. And Gen Ed din, marami din yung coverage niya. Okay, so
yung mga tips natin, yung mga techniques, always remember them, okay? And wag lang tandaan ah, dapat ina-apply. Kaya nga meron tayong mga ganitong drills para na-apply nyo na po yung mga techniques na ginagamit natin, okay? So, napakahalaga ng mga techniques kasi, again, aside from the content, maliban sa alam nyo yung mga concepts, of course, mahalaga din na balance yung testmanship nyo and then yung knowledge nyo, okay? So, ganun po, teachers. Para sure na papasa at hindi lang papasa, maaari ding mag-top, okay? So, manifesting na may mag-top on your batch, diba? Malay nyo, yung isa sa mga nakikinig dito, magtatap pala. Okay? Sige. Ayan, good evening teachers. Sige, mag-invite kayo no ng mga teachers na interested mag-attend ng ating free online lecture. Again, teachers, yung pag-invite nyo ng ibang teachers ay one way yan para matulungan nyo din sila, okay? Kasi gusto natin lahat po tayo papasa, alright? So, invite lang. And then, of course, if you're interested sa ating public to, di ba? Private online review. So, doon, mas maraming lectures, mas maraming drills, mas maraming, opportunities na makakatulong sa inyo para mas makapag-prepare kayo para sa inyong March let. Okay? So, good evening din po, Ma'am Giselle. Ayan, si Sister Haral. Ayan, good evening po sa inyong lahat and sa ibang mga teachers natin na nandito din sa ating live stream. Okay? So, let me go to my slide. I don't know if you can see my slide now, but sige, full screen ko to light. Okay, tell me teachers ha, kapag hindi nagmo-move yung slide ko. Okay? Para naman, kasi last time, parang hindi nag-move yung first two slides ko, no? So ngayon, we'll see to it na nagmo-move siya. Okay. Naka-full screen na ba yung slide ko sa end ninyo, teachers? Kasi parang hindi pa siya sa akin naka-full screen. Okay, hope that you can see my slide now. Or hindi pa din ba siya nakapag-ano? Alright, so teachers, let's start again. Continuation po ito ng field study 1 and 2. Okay, continuation po ng field study 1 and 2 under professional education. So teachers, same drill tayo. For this evening, ipagpapatuloy natin yung items, di ba? Kasi nag-end tayo sa item number 70. Right? If you can remember, nag-end tayo sa item number 70. So, tatapusin natin siya hanggang item number 100. So, teachers, ano yung kagandahan ng mga drills? Yung mga practice questions na expose, the more na expose po kayo sa mga drills. So, teachers, yung testmanship nyo and of course, yung knowledge nyo din as well pagdating sa mga iba't ibang subjects, di ba, sa gen ed and prof ed, nahahasa din po yan. Okay? So, the more na yung exposure nyo, kasi teachers, kung puro lang naman kayo knowledge, di ba, nag-aaral kayo ng mga, yung different content, so, okay yun, teachers. But, kapag hindi nyo naman siya, ina-apply, di ba? Kapag hindi nyo naman napapractice, paano ba sumagot ng mga questions na ia-apply mo yung mga natutuhan mo during your college years? Yung mga subjects natin before, di ba? Yung mga content. So, ang dami nun, teachers. So, kapag dun ka lang, okay, on that level ka lang po, at hindi mo siya ina-apply or hindi ka nagtatry sumagot ng mga questions, ng mga
mga let questions, 'di ba? Yung mga ganitong ginagawa natin. Kapag hindi mo siya tinatry sumagot ng mga ganito, edi hanggang dun ka lang, hindi na pa-practice, okay? Hindi na pa-practice. So, the more na napapractice mo siya sa mga questions, the more na mas nagiging ready ka. And of course, na-apply mo yung mga techniques na ginagamit natin, di ba? Kaya teachers, please always bear in mind na kapag nasa bahay kayo, while siguro yung iba hindi nag-work, yung iba nag-work, pero kapag may mga nakikita kayong mga sample questions, you have to answer them, okay? Try nyong sagot-sagutan yun kasi dun po kayo mahahasa, okay? Mahahasa po kayo. Alright, so again, field study 1 and 2, copyright disclaimer. Again, yung mga techniques natin, teachers, na kailangan nyong i-apply or gamitin during our session for tonight, kagaya dati, di ba, yung mga techniques natin. Meron tayong add one out method, umbrella method, yung paggamit natin ng context clues para malocate or mahanap yung correct answer. Teachers, itong context clues, lagi nyo itong gagamitin, okay? Kailangan teachers na hanapin nyo muna yung mga context clues or alamin nyo ano ba yung hinahanap o itinatanong sa question. Okay? Ano ba yung tinatanong? Kasi teachers, kapag hindi nyo yung nahanap or hindi nyo naintindihan yung question, then mahihirapan kayo teachers na hanapin yung correct answer. Okay? Kaya nga teachers, tapusin nyo yung question. Basahin nyo maigi yung question. And not just that, tapusin nyo pong basahin yung options. Okay? Huwag kayong makontento na parang nahanap, parang feeling nyo nahanap nyo na yung correct answer. Pero, hindi nyo na, since hindi nyo na tinapos yung question, meron pa pala dun sa, let's say for example, yung letter D, mas better pala, or yun pala yung best answer. Okay? Kaya, teachers, tapusin po yung question, intindihin maigi po yung question, and intindihin din po ng maigi yung options, okay? For you to answer or for you to find the correct answer, okay? And then, teacher, sa pagsagot po, again, huwag pong sasagot, no, na parang isa kang teacher na yung, alam niyo yung teacher na nakakatakot, di ba? Ayaw sabihin teacher-centered, but in a way na parang hindi siya, alam niyo naman yung learner-centered, di ba? Dapat ganun kayo sasagot, okay? Na dapat ang magbe-benefit lagi ay si learner. So, para kay learner lagi. So, dapat mabait kang teacher dito, di ba? Yun yung sinasabi ko. Dapat ay yung sagot na pipiliin mo, mabait, okay? Hindi yung teacher na nakakatakot, yung teacher na nagpo-punish, di ba? Hindi siya yung hahanapin nyo. But, of course, depending on the question, kasi baka naman yung hinihingi as is yung exempt, di ba? Lagi nyo din yung tatandaan teachers na hanapin nyo kung hinahanap by exempt, best. So, be careful as well. Kasi yan din yung nagiging pagkakamali natin minsan na hindi natin yun na nakikita agad. So, nahihirapan kang hanapin yung answer. Okay? And look for the most ideal. Ano yung ideal answer dyan? Or ano yung ideal answer based on the context ng teaching and learning? Okay? Based on the context of teaching and learning. And please, your personal opinion doesn't matter. So, teachers, kapag sumasagot kayo ng let, hanapin niyo yung pinaka-ideal na answer. And huwag kayong magbe-base lang sa para kasi sa iyo, 'di ba? Para sa akin kasi as teacher, ito dapat yung correct answer. But that is not the ideal answer pagdating sa based on the context of teaching and learning. So hindi 'yun yung correct answer. So dapat based kayo lagi or iisipin niyo lagi yung ideal na sagot, okay? At hindi nakabase sa personal opinion mo kasi yung personal opinion mo iba po 'yun minsan sa kung ano yung pinaka ideal na sagot based on the context of teaching and learning. Okay? Ayan. Now, teachers, nakita nyo na, may item number, ano na tayo? 71 on the screen. Okay, so I hope that you're ready. Are you ready na ba, teachers? Okay, so good evening sa mga nanunood, no? Sa ating live stream. So please, actively participate po tayo para
sure na papasa on the actual board exam. Actual let, okay? Ayan. So let's move to the, or let's start to the first item. Item number 71, okay? First item for this session. Alright, so item number 71, Teacher Mara's lesson was on what man can do to arrest climate change. She made students do the talking, the arguing, the synthesizing. She gave her lecture after students have participated in the lively discussion. Which teaching approach did Teacher Mara employ? A. Learner-centered approach. Letter B. Subject matter-centered approach. Letter C. Activity-centered approach. Or letter D. Teacher-centered approach. Okay? Sige. Ito. Talagang dapat ma-master nyo to teachers. Kasi for sure, may mga questions na may mga questions na lalabas regarding this concept, okay? These concepts. Sige. You may type in your answers sa ating comment section. Item number first before the answer, okay? All right. Ano kaya yung sagot ng ating mga teachers? Okay, hanapin niyo muna teachers, no? Yung mga context clues dyan. Okay, pwede niyong i-underline yung students do the talking, arguing, synthesizing, okay? Yung students, no? Yan yung pinaka-context clue. She gave her lecture after students have participated, okay, yung participated in the lively discussion. Okay? Ano daw ba yung teaching approach na ginamit ni Teacher Mara? Okay? Una pa lang daw na item, nagdadalawang isip na si Sir Jay. Okay, Sir Jay, tingnan natin if your answer is correct. Your answer is letter A, learner-centered approach. Okay, let's reveal the answer. Tingnan natin if you are correct. Okay, very good. You got it correct, Sir Jay. The answer is letter A, learner-centered approach. Kaya nga, di ba, teachers, sabi ko, you have to locate first or find yung mga context clues, ano yung mga makakatulong sa'yo para makuha yung correct answer. And nakita mo yung students do the talking, so yung estudyante yung nagsasalita. Yes, do the talking, the arguing and the synthesizing. And si teacher daw nagbigay ng lecture after students have participated in the lively discussion. Okay? Yung lively discussion, makakatulong din yan. So that means teachers na learner-centered. Okay? Kasi si student nga, si student yung center. Okay? Yung si student yung nagsasalita, hindi lang puro si teacher. Okay? So dun pa lang makikita mo na learner-centered approach yung ginamit, okay? So, si teacher-centered approach, kapag kasi sinabi nating teacher-centered approach, yung role ng teacher, most of the time, siya yung nagsasalita, di ba? Most of the time, ang ginagawa ni teacher ay, imbes na guide on the side, di ba kasi sa learner-centered, guide on the side yung role ng teacher and facilitator po yung teacher sa learner-centered approach. And siya yung prime movers, okay? Or the prime mover pagdating sa learner-centered approach. Pero pagdating naman ng teacher-centered approach, stage on the stage naman, di ba, si teacher. And most of the time, siya yung nagsasalita talaga. Okay? So, medyo yung estudyante, limited yung ano nila, yung participation. Kasi most of the time, si teacher. Okay? So,
yung sagot po dyan ay learner-centered approach. But let me present to you kung ano ba yung pagkakaiba, no? Ito additional knowledge na din to pagdating sa teacher-centered versus student-centered approach. Pagdating sa knowledge, okay? Teacher-centered, transmitted from instruction. So, student-centered naman, constructed by students. Okay? So, sa student participation naman, teacher-centered, most of the time, passive. Okay? Passive siya. So, sa student-centered naman po, or learner-centered, active. Okay? Yung very active yung mga estudyante. Kagaya nung nasa question natin kanina. So, ano naman yung role ni teacher? The leader, sa teacher-centered, the leader or the authority. While sa student-centered or sa learner-centered, si teacher ay isang facilitator or partner or guide in learning. Okay? Facilitator, guide, yan yung mga, di ba, very learner-centered terms pagdating sa student-centered. Okay? So, yung role naman ng assessment sa teacher-centered, few yung test. Okay? Most of the time, teachers, pen and paper, yan yung test sa teacher-centered. Na-experience natin yan, di ba, before? Nung elementary ako, parang teacher-centered ata yung approach ng aming teacher. And mainly for grading po siya. And pagdating naman sa student-centered or learner-centered approach, maraming test. Kaya nga, di ba, meron tayong performance task, di ba, yung activities, for ongoing feedback. So, yung feedback, very important yan pagdating sa learner-centered. Okay po? Yung feedback, very important when it comes to learner-centered approach. And then, yung emphasis po pagdating sa teacher-centered approach, learning correct answers. While on student-centered, developing deeper understanding. Okay? Very, ano siya, very positive, di ba, pagdating sa student-centered or learner-centered. Pag minsan kasi may negative connotation yung teacher-centered, but of course, meron pa din yung kagandahan. Okay? Meron silang advantage and disadvantages. Okay? And then the assessment method in teacher-centered, one-dimensional testing, while yung assessment method sa student-centered or learner-centered ay multi-dimensional testing. Okay? Ayan, and sa teacher-centered, yung academic culture ay competitive, individualistic, while sa student-centered naman ay collaborative and supportive. Okay, you may take a screenshot of these teachers or pwede yung isulat, no, mga keywords na lang para madaling matandaan. By the way, teachers, dapat ay master niyo yung pagkakaiba ng teacher-centered and learner-centered, especially yung learner-centered, kasi again, teachers, dapat ang, yung mga sagot nyo nga, di ba, ay learner-centered sila. Kasi yun na yung ini-embrace nating approach ngayon, learner-centered approach, okay? Yan, very good. Yan, si Sir Jay, nakuha niya yung correct answer and the rest of our teachers na sumasagot on their end, no, nahihiya yung iba, pero again, teachers, sagot lang kayo on your end, pwede naman yan. At least nakikita nyo pa din yung progress niyo, okay? Let's move forward. Okay, item number 72. A non-threatening atmosphere enhances learning. Which practice is an offshoot of this principle? Is it A, no praising? Letter B, no bullying? Letter C, no scolding? Letter D, no homework? Okay, ano yung sagot niyo dito, teachers? Non-threatening atmosphere. Okay, sige. Lagay niyo yung answer niyo sa ating comment section. Okay. Alright, so tingnan natin, no, sabi ni Sir J, letter D daw. So pag sinabi natin, teachers, no, pag nakita nyo agad yung non-threatening atmosphere,
Diyan, yan po yung context clue natin. Okay? So, pag sinabing non-threatening, ano ba yung parang synonymous dito sa options? Non-threatening. Is it A, no praising? B, no bullying? C, no scolding? No homework? Pag non-threatening, di ba yung parang you feel safe, you feel comfortable, di ba? Yan yung mga synonymous sa non-threatening atmosphere. So, you may change your answer, Sir Jay. Ano ba yung feeling mo ay correct answer dyan sa A, B, C, or D? Is it A, no praising, no bullying, no scolding, no homework? Ayan. Okay, again, you have to find the context clues. Okay? Ayan. Good evening, Ma'am Jury. Okay, so teachers, pag sinabi natin, di bang non-threatening, yun na nga yung sabi ko na yung estudyante ay feeling niya kapag nasa non-threatening atmosphere siya, safe siya, di ba, comfortable siya. Kasi yun daw ay nakakatulong when it comes to learning or isa siya sa mga factor no na nakakaapekto sa learning. So pag merong non-threatening atmosphere, ano siya? Ano ba yung practice or which practice daw ba is an offshoot of this principle? So the answer here, teacher, is no. Hindi siya no praising, okay? Hindi no praising, hindi then no scolding, and then hindi then letter D, no homework, okay? So ang offshoot niya ay no bullying. Okay? Pag nasa non-threatening environment or atmosphere, so walang bullying. Okay po? So letter B is the correct answer, okay? Let's move forward. Okay, 73. MOOCs are considered as a course because blank. A, they are always given by a fully recognized university in the world. Letter B, they are a requirement for a bachelor's degree. Letter C, they are graded. Letter D, they have a guide or a syllabus that indicates content, objectives, activities, and assessment. By the way, are you familiar with MOOCs? So yung MOOCs, yung mga ganitong concepts, teachers, sa new curriculum, 'di ba ano siya parang mostly na experience natin siya during the pandemic or itong MOOCs. Okay, so ano yung meaning ng MOOCs? Are you familiar with this one? All right. So let me present to you ano yung what MOOC stands for. Ayan po yung Massive Open Online Course. Okay? Bakit daw ba kinukonsider as course yung MOOCs or yung MOOC? Okay? Or Massive Open Online Course. Okay? So, ang sagot po ay, is it A, they are always given by a fully recognized university in the world? Although teachers, tama. Diba? Kasi yung nagbibigay usually ng Massive Open Online Course, sila po yung mga fully recognized university in the world. Diba? Parang pag nakita mo, trusted yung mga universities na yun. Kaya meron tayong Coursera, we have, ano ba ba yung iba? Meron nga yung sa University of Pennsylvania, na-try ko din yun nung second year college ako. So nagkaroon kami ng, nag-enroll kami doon. And then tinapos namin yung course. Ano pa ba? Marami pa teachers, no? Marami pang ibang mga massive open online course na pwede nyong ma-avail, okay? Yung iba free, yung iba ay may bayad siya. But, letter A is not the answer, okay? Although, di ba, tama siya. They are usually given by a fully recognized university in the world. Letter B naman, they are a requirement for a bachelor's degree. Is it really a requirement for a bachelor's degree?
Hindi. Okay? Hindi din si letter B. Letter C, they are graded. Mm-hmm. Yes, may mga assessments po sa MOOC. Okay? But na, hindi lang yan yung, parang hindi lang siya yung pinaka-essence, di ba? Ng MOOC as a course. So, hindi din si letter, hindi lang si letter C yung dapat dyan. Letter D, tingnan nyo teachers. They have a guide or a syllabus. Okay? So, si MOOC, meron talaga yung guide and syllabus teachers na fina-follow, okay? Kaya nga pag nag-a-attend kayo ng massive open online course, very systematic po yan teachers, okay? Most of the time, dinadaan nila sa video, may nagsasalitang teacher dyan. Or lecturer, or any, yes, yung lecturer na parang magiging, ano nyo, makakasama nyo during the, all throughout the course, diba? And then, para siyang ano lang din, parang talagang nasa actual classroom ka. Ang kaibahan lang ay ano siya, online and yes, online siya pero very systematic. Okay? May syllabus yan teachers, may guide yan na ipinapakita. Pinapakita yung content, ano ba yung mga i-cover, 'di ba, ng course, may objectives also and may activities and of course may assessment po yan, okay? So, be familiar or master this particular topic, yung MOOC. So, sa mga hindi pa familiar sa MOOC teachers, this is massive open online course. And this is considered as a course because they have a guide or a syllabus that indicates content, objectives, activities, and assessment. So, parang ano lang siya, parang yung actual course lang siya, yung face-to-face, di ba? Online siya. Okay? And dito, you can learn flexibly kahit nasaan ka, di ba? Nasa Pilipinas ka, you may attend courses na yung mga teachers mo ay, yung mga lecturers mo galing sa iba't ibang universities, fully recognized universities in the world. Okay? So, ganyan po siya. Ayan. Good evening, Ma'am Bell. Si Ma'am Zuri and sa Ma'am Bell, kakarating lang nila. Okay, invite kayo ng ibang teachers na gustong mag attend din ng ating live stream. Yung mga ganitong libre pa, di ba? Free online lecture, so i-grab nyo siya, teachers. Or i-grab nyo po sila kasi bihira lang po ito. Kapag nag-private online review na, medyo yung mga hindi naka-enroll, of course, hindi nyo siya or hindi nyo po ma-access yung ibang mga lectures natin. So, if you'd like to enroll, so open pa din po siya. Kaya ngayong mga free pa lang yung ating lectures, avail teachers, okay? Para mas marami po tayong matutuhan. Alright, so let's move forward. Okay, item number 74. By the way, great job sa mga nakakuha ng correct answer. And for those na hindi nakuha yung correct answer, ano yung reminder ko lagi? It's okay to, tawag dyan, magkamali ka sa review. Sa review lang, okay? At least, teachers, kung magkakamali ka sa review, hindi ka na magkakamali on the actual let. Okay po? So, okay lang na magkamali pa ngayon kasi it's November 4. So, marami pang time. Sa paulit-ulit naman natin yan, teachers, makukuha at mamememorize, mamamaster na natin yung mga concepts na yan. And of course, yung mga techniques, mamamaster na natin kung paano natin sila i-apply. Okay? Ayan, let's move forward. 74, which physical arrangement of chairs contributes to effective classroom management? Is it A, that which makes it easier to clean the room? Letter B, that which distinguishes teacher from students. C, that which sticks to the traditional chair arrangement in the classroom. Or letter D, that which enhances classroom interaction. Okay? Okay, so what is your answer for item number 4? I mean 74. Okay?
Sige. For item number 74, which physical arrangement of chairs contributes to effective classroom management? Okay. Physical arrangement of chairs. Is it A, ba teachers, that which makes it easier to clean the room? Okay, tanungin nyo na naman yung sarili nyo sa letter A. That which makes it easier to clean the room. Mm-hmm. Yan ba yung answer? Although, di ba, kung personal, ano nyo na naman, or kung opinionated na naman kayong teachers, ay, tama yung A, ma'am. Tama yung A. So, hindi nyo na tinapos yung question and yung options. I mean, yung options, di ba? Kasi parang feeling mo tama ni si A, edi, shinade mo na si A. But, later on, na-realize mo, kasi naisip mo, basahin ulit yung options, na-realize mo na, ah, hindi pala si A yung sagot. Okay? So, hindi lang si A teachers. Mababaw lang yung rason sa letter A. Okay? Si letter B, that which distinguishes teacher from students. Okay? That which distinguishes teachers from students. Mm-hmm. Parang same sila ni A. Diba? Parang tama, pero parang mababaw, no? C, that which sticks to the traditional chair arrangement in the classroom. Aha, question mark din to, no? Or letter D, that which enhances classroom interaction. Okay? Pag nabasa mo si D, teachers, marirealize mo na, okay, enhances classroom interaction. Very learner-centered, di ba? Kaya nga, teachers, you have to also be familiarized with terms, yung mga terms, di ba, teachers, na parang learner-centered. Yung mga learner-centered terms. Kasi meron yung teachers, kagaya nitong letter D, that which enhances classroom interaction. Okay, very learner-centered tong sagot na to. And ito yung physical arrangement ng chairs na nagko-contribute sa effective classroom management. Kasi nai-enhance yung classroom interaction. Okay, so the answer is none other than letter D. Very good. Ayan, si Ma'am Zuri, si Sir Jay, and si Sir Haral. Okay, very good po. Ayan, si Ma'am Bell din. Hi, Ma'am Bell. Good evening and to the rest of our teachers na naririto sa ating live stream. Ayan, sige. Let's go to item number 75. Miss Ara is planning technology integration in her science lesson on states of matter. She is applying her pedagogical knowledge when she blank. Is it A, learn how to scan pictures to include in her presentation? Letter B, researches further on plasma as another state of matter. C, looks into the characteristics and interest of the learners in order to choose activities that would match them. Or letter D, studies how to attach a video to her audiovisual presentation. Okay, so what's your answer? So si Miss Ara daw is planning to integrate technology in her science lesson on states of matter. Okay, she is applying her pedagogical knowledge. Yan, mamaya explain ko, no, kung ano yung mga included into pedagogical knowledge. So teachers, in this particular question, wag lang kayong mag-focus pagdating sa
technology integration, okay? Kasi I think naka-focus lang kayo sa technology integration. But teachers, yung tanong, she is applying her pedagogical knowledge daw ba when she, so anong ginawa niya? Okay? Yun, mag-focus kayo sa pedagogical knowledge because that is another very important context clue. Okay? Ayan. So, nagkakaiba-iba yung sagot nyo. Merong letter D and meron letter C dito. Sige, let's see if ano ba yung tamang sagot. Okay, the answer is letter street. Letter C. Yan, nabubulol na ako dito. Letter C po yung sagot. Bakit? Kasi teachers, di ba sabi ko, mag-focus kayo sa pedagogical knowledge. She is applying her pedagogical knowledge daw ba kapag, ano yung ginawa ni Miss Ara? Kapag she looks into the characteristics and interests of the learners in order to choose activities that would match them. Bakit? Pag sinabi natin teachers na pedagogical knowledge, that includes your understanding of individual differences. Okay? So pedagogical knowledge, that includes your understanding as a teacher of your students' yung individual differences nga po. Okay? Kaya masasabi that she is applying her pedagogical knowledge kapag she looks into the characteristics and interest of the learners in order to choose activities that would match them. Kasi iba-iba nga po yung interest ng mga estudyante. Okay? Okay. Kaya teachers, again, you have to understand ano ba yung hinihingi sa question. Okay? Hindi lang parang kapag feeling mo, di ba? Kasi sa una, sa unang part ng STEM, ng question, feeling mo yun na yung tinatanong, but nasa hulihan pala yung pinakatinatanong, no? Kagaya nitong question na to. Okay? And teachers, tingnan nyo yung mga options din, di ba? Learns how to scan pictures to include in her presentation. Mm-hmm. Researches further on plasmas and other state of matter. And studies how to attach a video to her audiovisual presentation. So, parang pwede nyo nga din ditong ma-apply yung add one out method. Okay? Yung add one out method. Alright? So, let's move forward. Item number 76. Teacher Emma noticed that in group work, students just leave the work to the leader and so vowed never to give group work again. Against which principle of learning is Teacher Emma's decision? Is it A, learning is a cooperative and a collaborative process? Letter B, learning is an active process. C, learning is the discovery of the personal meaning. Letter D, effective learning begins with setting clear expectations and learning outcomes. Again, intindihin niyo po muna yung question, no? Ayan. So, kung nagkakamali kayo, teachers, that is okay. At least natututo po kayo, no? Again, November 4 pa lang ngayon. Marami ba tayong time para mag-prepare, no? Para sa inyong March let. But again, wag magpakakampante lagi. Okay, as ano dapat habang tumatagal, dapat po ay nag-i-improve din kayo. Okay? Kaya ita-track niyo yung progress niyo. Kaya 'di ba yung importance ng drills kagaya nito, no, after lecture, meron tayong practice questions na sinasagutan. Yung importance nun ay na-i-apply nyo na sila and na-enhance yung testmanship nyo. Okay po? Yan, 76. What is the answer? So, si Teacher Emma daw, napansin niya that in group work daw, students just leave the work to the leader. So, umaasa na lang sa leader yung mga estudyante. So, sabi ni Teacher Emma, hindi na siya magbibigay nun ulit. Okay? So, one tip, teachers, one tip, pagdating po sa mga questions na ganito, pwede nyo silang i-translate sa most comfortable language mo. Let's say, for example, if you are a Bisaya, so,
Ibisaya mo siya, 'di ba? Bisaya din yung gamitin mong ano, language sa isip mo, i-translate mo siya, teachers, para mas maintindihan mo, 'di ba? And kapag ginawa niyo yung teachers, may iwasan niyo or parang mas mabivisualize niyo yung nangyayari doon sa question. Okay? Yung hinihingi doon sa question. So that's one tip. So in this question, si Teacher Emma ay napansin niya nga na kapag sa group work daw, parang umaasa na lang yung mga learners sa leader nila. Okay? So hindi na siya, sabi niya sa sarili niya, hindi na siya ulit magbibigay noon. So ano yung parang binayolate niya or ano yung na-violate ng thinking niyang yon or ng naisip niyang yon? Against which principle of learning is Teacher Emma's decision? Is it A, learning is a cooperative and a collaborative process? Mm-hmm. Diba? Kasi group work yung pinag-uusapan. So parang tama to, ma'am. Parang A yung sagot dyan. Learning is an active process? Aha. Parang oo sa una, no? Pero hindi siya yung hinihingi dyan sa question na yan. Letter C, learning is the discovery of the personal meaning. May kinalaman ba to dito sa hinihingi sa question? Letter D, effective learning begins with setting clear expectations. May binanggit ba dyan about sa objectives, setting clear expectation? Meron ba? Wala, di ba? Wala. So, teachers, context clues tayo. Group work, no? Group work, and then, yeah, group work. Sa group work pa lang, pag nakita nyo yan, yung pinag-uusapan ay group work. Kaya yung sagot po, teachers, hindi si letter B, hindi si letter C, at hindi din si letter D. But the answer here is letter A. Kasi yun yung na-violate ng thinking na yun ni Teacher Emma, na hindi na siya magbibigay ng group work kasi nga ay nakita niya or na-notice niya na yung leader lang yung nagtatrabaho. So dapat nga po, ay learning is a cooperative and a collaborative process. Okay? So, dapat ay ganun yung learning. Kaya teachers, na-violate ni Teacher Emma yung letter A or against itong thinking or decision ni Teacher Emma sa letter A. Alright? So, I hope teachers na nakuha nyo, no? Kaya again, intindihin yung maigi yung question para po makuha nyo yung correct answer. Ayan, sige. Okay, so may mga nakakuha naman. May si Sir J, letter A. Si Ma'am Bell, si Ma'am Zuri, letter A. And to those who did not or who failed to get the correct answer, that is okay. That is okay. At least natututo po kayo and hindi kayo magkakamali na on the actual board exam. Kasi natutuhan nyo na, dapat ganito pala atakihin yung mga ganitong tanong. So, dapat pala mag-pay attention ako sa word na against, di ba? Against which principle? Yun yung hinahanap doon. Okay? Against which principle yung naging decision ni Teacher Emma. Alright? Let's move forward. Item number 77. Miss Castro is evaluating an early literacy app for her kindergartens. She is making sure the app is uncluttered, in appearance, is arranged in some order of difficulty, and that icons represent what they were intended to represent. Which criterion is focusing on? Is it A, motivation? Letter B, organization? C, appropriateness? Or letter D, accuracy? Okay, so what is your answer sa item number 77? You know what, teachers? Yung professional education, tricky talaga siya, di ba? Napapansin nyo naman na yung prof ed, very challenging kung minsan, di ba? Kasi aside from, mahahaba yung tanong, kaya nga, di ba, yung tip ko sa inyo, translate it sa language nyo, sa most comfortable language na alam nyo. So, parang kapag tinranslate nyo siya,
yung question, sa isipan nyo lang ha, huwag nyong i-vocalize pagdating ng actual let kasi hindi yun pwede. So, i-translate nyo siya sa isip nyo para mas clear, mas maiintindihan nyo siya. And please locate yung mga context clues. So, tricky yung professional education. But, kapag na-master nyo naman yung teachers, kagaya nitong mga drills natin, diba, na-master nyo din naman kung paano siya atakilin, kung paano siya sasagutin. And of course, teachers, yung mga concepts ng professional education, very important. Kaya wag na wag nyo pong i-disregard yung mga natutuhan nyo during your college years. No? Very important po sila. Kaya nga meron tayong review nung first part, diba, ng ating lecture, ng ating review, online review. So we had a discussion of ano ba yung field study 1 and 2. So, and of course, of yung mga previous nyo pang knowledge on Prof. Ed, magagamit at magagamit nyo sila. Kasi yung field study 1 and 2, parang ano na to, culmination na ito ng lahat ng Prof. Ed subjects. Yung field study 1 and 2, and of course, yung teaching internship. Okay? Don't worry, kasi third session pa lang naman natin to. So, mas mamamaster nyo pa yan, teachers, as the days goes by. So, the more na nagpa-practice kayo, mas mamamaster nyo siya. Okay, yan. Si Miss Castro daw is evaluating an early literacy app for her kindergartens. She is making sure the app is uncluttered in appearance. Okay, you may underline uncluttered in appearance. Is arranged in some order of difficulty and that icons represent what they were intended to represent. So ano yung criterion ba ang pinofocusan ng ano ng mga kinoconsider ni Miss Castro, 'di ba? So diyan makikita niyo motivation. Tanungin niyo yung sarili niyo, may pinag-usapan ba tayo diyan sa question about motivation or may nabanggit ba diyan about motivation? Diba? Wala naman. Yung letter C, appropriateness. Appropriateness? Aha. Question mark, no? Appropriateness? Mm-hmm. Yung letter D, accuracy. Mm-hmm. Accuracy. Meron ba sa question? Wala, diba? Parang hindi. Question mark din yung accuracy. Letter B, organization. Nakita nyo yung uncluttered in appearance, is arranged in some order. Okay, so yan yung mga context clues dyan. Yan yung mga makakatulong sa'yo para makuha yung correct answer. So, nakita nyo sila and sumagot ka ng letter B. So, your answer is correct. Okay, organization po yung criterion na, yes, yan po yung focus dyan. Okay, yung organization. Okay, so dapat teachers, ganun kayo sasagot. You have to consider yung mga context clues na nasa STEM. Alright, so your answers, most of you naman got it correct. 77 letter B. Okay, letter B. Yeah, very good. To those who got it correct and to those who did not, that's okay. At least you are learning and next time and during your actual board exam, hindi na magkakamali. Okay? 78. Miss Ray is very excited to do her presentation about the effects of global warming to grade 5 students. She wants to make sure the children will be interested. While preparing her slides, she should... blank. Is it a put animation and slide transition on each slide to sustain attention? Let B, include pictures and a short video clip that captures the effect of global warming. Let C, put one paragraph per slide to emphasize the facts about global warming. Or let D, use a different slide design with nature images for each slide to sustain interest. What is your answer here, teachers? Okay, contextualize nyo sila, teachers, ha? She wants to make sure the children will be interested. And Miss Ray is very excited to do her presentation about the effects of global warming. So ano ba yung dapat i-consider niya while preparing her slide?
Ano ba yung dapat niyang gawin? Is it a ba? Is it enough to put animation and slide transition on each slide? Yan ba yung best thing to do? Okay? Maganda no na maglagay ka ng animation and slide transition, but teachers, again, we are talking about yung ano yung ideal na dapat gagawin ba ni teacher, okay? About letter C, put one paragraph per slide to emphasize the facts about global warming. So yung pinag-usapan kasi natin teachers, global warming. So ano ba yung dapat or yung best thing to do? Yes, ni teacher or ni Miss Ray while preparing her slides. Okay? Is it enough to put one paragraph per slide? Mabuboost yung interest ng mga learners kapag ganun? Parang dull, 'di ba? Kasi one paragraph per slide to emphasize at saka lengthy 'yon, 'di ba? Facts about global warming. Letter D, use a different slide design with nature images for each slide to sustain interest. Maganda din si letter D, however, that is not also the correct answer. Okay? The answer here, teachers, since we are talking about global warming, di ba kasi gusto mong makapture yung interest ng mga learners. Okay? Yung best thing to do, yung pinaka-ideal na gagawin is to include pictures and a short clip or short video clip that captures the effect of global warming. And usually naman talaga teachers, yun naman yung ginagawa, di ba, ng mga teachers natin. Not just putting animation, not just including one paragraph. So pag one paragraph kasi parang mahaba na yun, di ba, per slide pa. So yung mga estudyante, parang tatamarin na silang basahin yan and yung iba hindi pa naiintindihan. So to make it interesting, di ba? Mag-include si teacher ng pictures and short clip, short video clip kasi para na-visualize din ng mga estudyante ano ba yung global warming and ano ba yung effects of global warming, okay? So you have to always think of the ideal thing to do, yung pinaka-ideal na gagawin ng teacher, okay? Ayan, very good. Yan, marami naman yung nakakuha ng correct answer. Letter B. Item number 79. Teacher Mylene taught all period. Okay? She taught the class the steps to undertake in the conduct of an action research. She also showed a poorly done action research, discussed why it is poorly done, and finally showed a model action research. Which teaching approach describes Teacher Mylene's lesson development? Was Teacher Mylene's approach learner-centered? Is it a yes, she made things easy for the learners? Letter B, yes, she taught for all learners. Letter C, no, because her subject matter was highly technical. No, she was more subject matter-centered and teacher-centered. Okay. Intindihin nyo ano yung ginawa ni Teacher Mylene. Okay, item number 79 na po tayo, teachers. Again, kanina, di ba, teachers, na-discuss natin na yung pagkakaiba ng teacher-centered approach sa student-centered or learner-centered approach. Alright, so I can see here yung sagot ni Ma'am Jury, letter D. Si Ma'am Neraline, letter D din. Ayan, good evening, Ma'am Neraline. And sa mga bagong dating nating teachers dyan, good evening po. Salute sa inyong lahat kasi as early as now, nagpi-prepare na kayo for your board exam, okay? So, I hope and I wish you the best, no? As early as now, manifesting na yung mga naririto, lahat kayo papasa at kung hindi papasa, magta-top notch, okay? Ayan, si Sir Jayden, letter D. Tingnan natin.
teachers, hanapin natin ano yung mga context clues dyan. Si Teacher Mylene daw, talk all period. Okay, talk all period. So, nagsalita lang talaga siya ng nagsalita, the whole period. So, siya lang, siya yung center, di ba? Siya lang talaga. Talk all period. She taught the class the steps to undertake in the conduct of action research. So, tinuruan niya yung mga estudyante niya, paano ba gagawa ng action research. And then, nagpakita siya ng poorly done action research, and then sinabi niya bakit ito poorly done, and then pinakita niya din ano ba yung klase, ano bang klase yung tinatawag nating model action research, or yung, yes, yung model action research. And then, teachers, yung tanong dito, which teaching approach daw ba yung ginawa ni Teacher Mylene? Tinatanong din dito, tinatanong din dito, ano ba tong ginawa ni Teacher Mylene, learner-centered? Okay, may sumagot ba ng A dyan? Ako, yes, she made things easy for the learner. So, dahil nagsalita na lang siya ng salita, siya na lang yung lahat ng gumawa. So, naging madali sa mga learners, di ba? Pero walang active, hindi naging active yung learning. Parang passive lang siya. Okay, passive lang yung naging approach. And then, walang participation yung mga learners, di ba? Kasi, si teacher lang yung nagsalita the whole period. Alright, so, ligwak si letter A. Letter B, yes, she taught for all learners. Mm-hmm. Question mark, parang ligwak din si letter B, no? She taught for all learners? Mm-hmm. Parang wala naman, hindi naman to sumasagot sa question. Letter C, no, because her subject matter was highly technical. Okay, but, yes, no nga talaga yung sagot dito, but the reason, parang hindi din siya sumasagot sa question, di ba? So, si letter C, hindi din siya yung sagot. Kasi teachers, yung ginamit ni Teacher Mylene dito, o yung approach na ginamit niya ay, walang iba kundi ay teacher-centered approach or subject matter-centered approach na yung teacher-centered na discuss natin siya kanina. Okay? So, the answer here is no. Hindi learner-centered approach yung ginamit ni Teacher Mylene, but subject matter-centered and teacher-centered. Okay? Kaya intindihin yung maigi teachers yung question. Yung mga examples, situations na pinakita, di ba? Nagpapakita talaga yan ng teacher-centered approach. Very good. Most of you got it correct naman. Yan. Now, let's go to number 80. Teacher C teaches in a remote multi-grade class. She is seldom visited by principal and supervisors. She teaches when she feels like teaching and not when she does not feel like teaching. What trait of a good teacher does she lack? Is it A, emotional intelligence? Is it letter B, integrity and accountability? Is it letter C, competence? Letter D, intelligence. Alright, so teachers, tingnan niyo yung mga yung mga kinonsider sa option, sa question. Ano ba yung question, intindihin maigi, before you arrive to your final answer. Ano kaya yung sagot dyan? So, si Teacher C daw, nagtuturo siya sa isang remote multi-grade class. So, doon daw, bihira siyang bisitahin ng principal and supervisors. So, si Teacher C, nagtuturo lang siya kapag trip niya, di ba? Kapag trip niya lang magturo, magtuturo siya. And kapag hindi niya naman feel or hindi niya naman trip magturo, edi hindi siya magtuturo. But, teachers, the question is, ano yung trait ng isang good teacher ang wala si Teacher C? Okay? Yung wala siya, ano yon? Is it A, emotional intelligence? Wala naman dyang, di ba? Wala namang nabanggit dyan about emotional intelligence. Is it C, competence?
Malay nyo, magaling naman talagang magturo si teacher si, pero nagtuturo lang kasi siya kapag trip niya, di ba? Kapag gusto niya lang talaga. Is it letter D, intelligence? O di si A and si letter D parang halos parehas, but wala namang pinag-uusapan siya sa intelligence, di ba po? So, A and si letter D and si letter C, okay, mali sila lahat or hindi sila yung tamang sagot. So, dito parang pwede nyong gamitin yung add one out, no? As a method or as a technique. Ano yung sagot dyan, teachers? Integrity and accountability. So, yung letter B is the correct answer. So, porket wala sa kanyang tumitingin or hindi siya binibisita ng principal and ng supervisor, so hindi na siya magtuturo or magtuturo lang siya kapag gusto niya. Diba? And of course, accountability. So, yung dalawang yon, yung integrity and accountability, yan yung wala si Teacher C. Or yan yung good trait na dapat na pinapractice niya, but in this situation, diba, sa question, hindi niya, or yan yung kulang sa kanya. Okay? So, the answer is letter B. Very good. Ayan si Ma'am Neraline and si Sir J. You got the correct answer. And to the rest of our teachers na nasa live stream din, no? Na sumasagot on your end. Okay, very good. Let's move forward. Ayan. So, teachers, yung mga gusto pang mag-enroll, no, sa ating private online review, okay? So, just message our page. Ayan. May steps dyan, teachers. So, you may contact or you may send your payment to Dr. Jan Axel Cortez for only 599 pesos for BS Ed and B Ed. May Gen Ed, may Prof Ed, and may majorship na po yan. Okay? So, review until March 2024. Alright. So, mas marami kayong ma-encounter doon, teachers, na drills, lectures, di ba? Mas maraming opportunities para mas maging ready kayo for your actual board exam. Sorry. Okay? And to those who want to avail our LCTC Let Review books. Okay, so visit lang po kayo sa ating Shopee, no? Sa Shopee meron po 'yan, LCTC Review Center po yung shop. And doon kayo pwedeng mag-order ng iba't ibang Let Review books. Okay po? Ayun, let's move forward. 81. Which physical school environment supports learning? Which physical school environment supports learning? Is it A, availability of flexible classroom furnitures? Letter B, presence of spacious classrooms? Letter C, prominence of bulletin boards in every building? Letter D, tall building or tall school buildings? Okay, tall school buildings. Ano ba yung nagsusupport ng isang physical school environment? Okay, so sabi ni Ma'am Neraline, letter E. How about the others? Okay, ano yung sagot niyo, teachers? Ayan, si Sir J, letter C. How about the other? Alright, sige. Okay, so which physical school environment supports learning? Tall school buildings ba, teachers? Nagsusupport ba porket tall school buildings? Di ba parang since ang tataas ng mga buildings, no? Ng mga malaking buildings, mostly sa private school yan, no? So, dahil lang ba doon? Kaya yun yung correct answer. Does it support physical school environment? I mean, does it support learning? Yung klaseng environment? Yung klase yung environment na merong tall school buildings.
Okay, sige, sige. Ma'am, sabi daw ni Ma'am Neralyn, para daw sa kanya A, kasi yung tipong kaya nating i-arrange or i-utilize siguro yung, yes, i-arrange or i-utilize kahit anong activity, di ba, nagugustuhin natin. Let's see, Ma'am Neralyn, thank you for that answer. Yan, may reason talaga si Ma'am, no? Of spacious classroom. Okay, yung klase ba ng physical environment na merong spacious classroom supports learning? Mm-hmm. Kasi spacious yung classroom, maganda yung parang hindi nagsisiksikan, di ba yung mga estudyante? That could be one, but let's see later. Okay? Baka mas may mas better pang sagot dyan. Is it C, prominence of bulletin boards in every building? Pwede din, no? Pwede din. However, pag madami bang mga bulletin boards in every building, does it support learning? Sabi ko nga, pwede. However, yung pinakahinahanap natin dyan is yung best answer, di ba? Yung letter A, availability of flexible classroom furniture. Okay? Does it support learning yung merong availability of flexible classroom furniture? Okay, the answer is letter A. And tama din yung reason ni Ma'am Neralyn na kasi yung ganitong klase ng school environment, no? Kaya nating ma-utilize, no, yung mga kaya nating ma-utilize sa kahit na anong activity that we want, okay? Na gusto natin. So, maganda yung letter A. Okay, availability of flexible classroom furniture that we can use in various activities. Okay? So, yan yung pinaka-best answer dyan, teachers. Alright? So, you have to look for the best answer talaga pagdating sa ganitong mga questions. Kasi feeling mo, correct si letter B, si letter C, and si letter D, but we have the best answer. Okay? Let's move forward. Okay, so let's move to the next one, item number 82. Okay, item number 82. With the influx of technology in the 21st century, how can students be best re-educated on the ethical use of social media, such as Facebook and mobile texting? Is it A, integrate social media competencies into the curriculum? Letter B, students' monitoring of peers? C, punishment of violators? Letter D, seminar on social media? Okay, what is the best thing to do? Paano natin mare-re-educate yung ating mga estudyante when it comes to the ethical use of social media such as Facebook and mobile texting? Is it enough? Yung letter B, students monitoring of peers, parang hindi naman siya, no? Hindi naman yung doable. Okay? And yung letter C, punishment of violators, doable din ba yan? Parang hindi din, no? You're left with letter A and letter D. Seminar on social media. Seminar on social media. It could be, but, no? Parang once mo lang yung pwedeng magawa. So, the answer here is letter A. Very good. The answer is to integrate. You have to integrate social media competencies into the curriculum. Okay? Para hindi lang siya once, but pwede mo siyang, kumbaga, kapag kasi included siya into nasa competencies, di ba? Merong in-integrate mo yung social media competencies sa curriculum, edi mas, kumbaga, mas tatatak yun sa mga learners mo. Okay? Compared sa seminar on social media na parang once mo lang siya magagawa. Okay? So the answer is, here is letter A. Very good. To those who got it correct. Okay, and to those who did not, that's okay.
at least you're learning and hindi nyo na uulitin pa yung pagkakamali on the actual let. Okay? 83. Which of the following is accurate in regard to working with parents in diverse classrooms? Is it A, the parents' culture is important but should not influence or influence their children's education? Letter B, teachers should demonstrate their expertise to parents to show they know best. C, teachers should strive to use a variety of ways to keep parents informed, including parents who cannot speak English or Filipino. Letter D, the importance of the family's influence on children's education has diminished over the past few years. What is the correct answer here, teachers? Okay, with regard to working with parents in diverse classroom. Is it A, but teachers, the parents' culture is important but should not influence their children's education? Mm-hmm. Okay, question mark yung letter A, no? Letter B, teachers should demonstrate their expertise to parents to show they know best. Uh-huh, parang hindi naman to yung dapat gawin ni teacher, no? And bakit ganon? Parang yung ibang parents niyan, baka iba yung isipin, no? Although yes, teachers kasi they know a lot, syempre kaya nga teacher. But the question is, ano ba yung dapat or yung accurate with regard to working with parents sa diverse classroom. Okay? How about letter D, the importance of the family's influence on children's education has diminished over the past few years. Mm-hmm. Question mark din, hindi din ata yung, ito yung correct answer, no? Diminished over the past few years. Mm-hmm. So, dyan pa lang, parang mali na yung letter D, okay? Tingnan nyo yung letter C. Teachers should strive to use a variety of ways to keep parents informed, including parents who cannot speak English or Filipino. Kasi nga teachers, 'di ba, may mga parents tayo na hindi naman kagalingan pagdating sa English kasi yung iba nga hindi naman nakapagtapos ng pag-aral, 'di ba? So yun, sumasagot yun, 'di ba, teachers dito sa question. Ano ba yung dapat gawin? Okay, with regard to working with parents in diverse classroom. Okay, so dapat si teacher should strive, okay, gawa ng paraan to use a variety of ways to keep parents informed para maganda yung relationship ng teachers sa parents no matter kung ano ba yung status ng parents or ng yung status nila, ano ba yung capacity nila, di ba? So dapat ay maging flexible si teacher, maghanap siya ng ways to address this one and to keep the parents informed. Okay, so the answer is letter C. Yan, let's move forward. Yan, very good. Nakuha yung correct answer. Si Ma'am Neraline and si Ma'am Zuri, correct answer. And si letter C din si Sir Jay. Yan, very good. 84. Which of the following is not a benefit of multicultural education? Okay, not. Okay, teachers, pag may not, on the actualet, nakita niyo yung not sa booklet niyo, di ba? Kasi booklet or yung test paper, pwedeng in-circle niyo na agad yung not para hindi na kayo malito. Okay, or i-underline niyo. Okay, para guided kayo. Which of the following is not a benefit? Alin yung hindi benefit ng multicultural or multicultural education? Is it A, multicultural education increases positive relationships through achievement of common goals, respect, appreciation, and commitment to equity among the teachers and students? Si letter A, correct ba? Mm-hmm. Tingnan natin mamaya, no? Letter B, multicultural education decreases stereotyping,
and prejudice through the direct contact and interaction among diverse individuals. Letter C, multicultural education promotes independence of various ethnic groups in development and supports fragmented view of the world. Letter D, multicultural education renews vitality of society through the richness of the different cultures of its members and fosters development. Okay? Which is not? Ano yung hindi? Benefit ng multicultural education. Okay, so mahaba-haba, no, yung... Okay, so I can see here, may mga sagot na tayo. Again, teachers, not a benefit, okay? Not a benefit of multicultural education. I'll give you a chance to change your answer. Hindi siya letter B, teachers. Okay? Hindi siya letter B. Intindihin yung maigi yung options, teachers. Pag may multicultural education tayo, teachers, di ba nagkakaroon tayo ng direct contact and interaction sa diverse individuals or sa iba't ibang individuals. Let's say, for example, sa isang school kung saan meron tayong classmate na Muslim, di ba? Meron tayong classmate coming from different country. So, nagkakaroon tayo ng direct contact and interaction sa kanila. So iba man yung culture nila, iba man yung race nila, di ba? So doon nadidecrease or nababawasan yung stereotype and prejudice. So tama yung letter B, teachers, okay? We're looking for what, which is not a benefit, okay? Yung not yung hinihingi or hinahanap natin. Okay, sabi ni Ma'am Jury letter D daw. Okay? So sige, isa-isahin natin siya. Para mas maintindihan nyo din yung multicultural education. Let's start with letter A. Multicultural education increases positive relationships, check na check, through achievement of common goals, respect, appreciation, and commitment to equality among teachers and students. Okay, so tama, di ba? Kasi yung multicultural education, yan naman talaga yung isa sa mga konsepto niya. So, nagkakaroon ng increase in positive relationship. Dahil, of course, meron tayong achievement of common goals, respect, nire-respeto natin yung iba't ibang culture, kung ano man yung pinanggalingan nila, di ba? Nire-respect natin yung background nila, and we appreciate them as well. Nakikilala, kapag nakikilala natin sila, then the more we appreciate them, and nagkakaroon ng commitment to equality among teachers and students. Yung letter B naman, di ba, na-discuss ko na siya kanina, multicultural education decreases. Ibig sabihin, nababawasan po yung stereotype and prejudice. Okay? Di ba yung stereotyping kasi and yung prejudice, negative siya. So, nababawasan siya kasi syempre, as through multicultural education, na-expose tayo sa iba't ibang, sa mga tao na may iba't ibang kultura, iba't ibang pinanggalingan. So, nababawasan yung stereotype kasi nakikilala natin sila. Naiintindihan natin kung saan sila nanggagaling. Ano ba yung something unique about them na iba sa atin, di ba?
no, na-appreciate natin yon. Kasi teachers, meron tayong direct contact and interaction sa mga individuals na yon. Okay? Then, letter C, yan. Letter C, multicultural education, promotes independence. Okay, teachers, what made letter C the correct answer or yung not na hinahanap natin, not a benefit of multicultural education? Kasi daw, teachers, yung multicultural education promotes independence. Eh, yung independence, yung isa sa mga nagpamali sa option na to. Okay, independence, di ba, pag multicultural education, parang nagpo-promote siya ng dependence. Okay, dependence kasi you care for other groups, for other cultures. So hindi independence, no? And it supports the fragmented view of the world. So from the word, yung fragmented view of the world, 'di ba yung fragmented, it's like negative. Okay? Negative din yung may negative connotation din or yung meaning ng fragmented view of the world, parang it doesn't support or hindi siya nagsusupport sa multicultural education. Okay? So, letter C, teachers, yan yung correct answer. Bakit hindi si letter D yung correct answer dyan? Or bakit hindi si letter D yung not a benefit of multicultural education? Sabi daw sa letter D, multicultural education renews vitality of society. So, very positive, di ba? Very positive. Tamang-tama siya when it comes to multicultural education through the richness, okay? Richness of the different cultures of its members and fosters development. Okay, so tamang-tama, di ba, teachers, yung letter D, that is a concept of multicultural education. Okay, or that is a benefit. So, yung hindi lang dyan benefit ng multicultural education, yung nagpo-promote daw ng independence of various ethnic groups. Okay? So, si letter C ay mali. Alright? So, may nakakuha ba ng correct answer? That is fine. But basta ngayon, teachers, malinaw na sa isipan nyo kung ano ba yung konsepto ng multicultural education. Okay? Okay. Let's move forward. Okay, letter C, 85. As an effective classroom manager, what should a teacher do? 1, she uses instructional time wisely. 2, she uses her power to punish students for the sake of discipline. 3, she puts to use the available and appropriate materials. 4, she manipulates colleagues and students so she can meet her goals. Is it A, 1 and 2, B, 2, 3 and 4, C, 1, 2 and 3, letter D, 1, 2, 3 and 4? Which is the correct answer here, teachers? Ano yung ano? Bilang isang effective classroom manager, ano yung dapat ginagawa ni teacher? Okay, sabi ni Ma'am Jury, letter A, 1 and 2 raw. How about the others? Okay, discuss natin, teachers, no? Yung 1, she uses instructional time wisely. Ginagawa ba yan, teachers? Tanungin niyo yung sarili niyo. Ginagawa ba yan ng isang effective classroom manager? Oo, di ba? She uses instructional time wisely. Hindi lang naubos sa kwentuhan, di ba? So, merong management, proper instructional time management. Okay? Letter 2. Number 2, okay? She uses her power to punish. Yung punish yan, yan yung nagpamali sa Roman numeral number 2. To punish students for the sake of discipline. Okay? Yung discipline sana okay, but is that right? To use your power as a teacher
to punish students para sa parang yung reason mo is to discipline them. Okay? Number three, she puts to use the available and appropriate materials. Okay, available and appropriate materials, that is correct. Okay, number four, she manipulates colleagues and students so she can meet her goals. Manipulates. Mm-hmm. Yan yung punish, yung manipulate, di ba? Negative, hindi yan isa sa mga characteristics ng effective or hindi yan isa sa mga ginagawa ng isang effective classroom manager. Okay, so basically, letter A is the correct answer. Okay, she uses instructional time wisely and she puts to use the available and appropriate materials. That is the only answer for this item. So, see letter A, 1 and 3, that is the correct answer. Very good. Yan, most of you got it correct naman yata. Okay? Yeah, very good. Let's move forward. 86. The main reason for the use of remedial teaching is to blank. Is it A, to guide the child to look for the proper procedure to learn what is taught? Letter B, restudy something which was wrongly taught. C, guide the child to correct his own errors in all types of learning. Letter D, provide more opportunities to repeat what was taught for better mastery. Okay, ano kaya yung sagot dyan? Okay, so your answers. Okay, si Ma'am Zuri, letter A. How about the others? So, sa iba, ano kaya yung sagot ninyo, teachers? Okay. Yung restudy something which was taught or which was wrongly taught, ligwak na agad yan dyan, no? Parang very negative naman yung way. Wrongly taught talaga. Okay, letter C, guide the child to correct his own errors in all types of learning. Mm-hmm. X din, no? So we're left with A and D. Guide the child to look for the proper procedure to learn what is taught. Or letter D, provide more opportunities to repeat what was taught for better mastery. Okay, the answer here, teachers. Okay, walang nakakuha ng correct answer, no? Kasi kahit ako nung una, nalin lang din ako ng letter A. Guide the child to look for the proper procedure to learn what is taught. But, teachers, again, yung sagot ay hindi po yan. Yung main reason for the use of remedial teaching is to provide more opportunities to repeat what was taught for better mastery. Okay? For better mastery. That is letter D. That's okay. Okay, okay lang yan. Kung nagkamali tayo dito, that is fine. At least, natututo tayo. Okay? Natututo tayo. And hindi na natin yan makukommit next time. Alright? So, let's move forward. 87. Proper selection is the first concern of a teacher who plans to use some audio-visual devices. Which of the following criteria must she considered or must be considered by the teacher? Is it 1, suitability of the material for the intended purpose. 2, availability of the material. 3, quality. 4, cost. Is it A, 1, 2, and 4? B, 2 and 4? C, 1 and 3?
letter D, 1, 2, 3, and 4. Okay, so what is your answer here, teachers? So, yung proper selection daw is the first concern of a teacher who plans to use some audiovisual devices. Alin ba sa mga criterias na ito, okay, yung mga dapat na i-consider ni teacher? Yung suitability of the material for the intended purpose, is that right? Kailangan ba yung i-consider ni teacher? Tama, no? Yung one, that is included. Yung two naman, availability of the material, that is also true or that is also correct, no? Isa yan sa mga criteria na dapat i-consider. Three, quality. Of course, quality is very important. Four, how about four? Yung cost. Importante din ba yung cost na i-consider sa paggamit ng audio-visual devices? That is also correct, okay? So the answer here is 1, 2, 3, and 4. Very good. Okay, most of you got it right. Next item. The success of the discovery approach entails following certain principles. Such principles are as follows, except one. Which of these? Learning through self-discovery is enhanced by individualized and small group explanations. Letter B, children discover relationships and make generalizations in their own individual ways. Letter C, methods used by children in learning through self-discovery should not be likened to the ways in which scientists think, work, and organize knowledge. Letter D, children learn as a result of their observations and the experiences they undergo. Alin ba dyan, teachers, yung except, no? Ibig sabihin na hanapin niyo yung negative kasi yung discovery approach, that is a positive, no? That is positive. So, such principles are as follows, except one. So, alin yung except dyan? Okay, are you done? Sige, hintayin ko kasi medyo mahaba-haba tong question na to, no? Tingnan natin ano kaya yung sagot nyo. Sige, pag mga ganitong klase ng question, teachers, wag na wag nyong susukuan, no? Kahit na mahirap siya. Okay, kasi on the actual board exam, ganito din po yung mga klase ng questions, okay? So mahirap talaga po yung Prof Ed. However, kaya nga tayo merong reviews, 'di ba? Meron tayong mga ganitong drills para po ay ma-master niyo paano ba atakihin yung mga ganitong klase ng tanong. Okay? So wag niyo susukuan, teachers. You have to try your best. Okay, huwag tsatsamba. Ang importante, hindi kayo tsumamba. Pag-isipan yung maigi. Use the techniques. Okay? Gamitin yung techniques na ginagamit natin. Okay, yan. Very good. Diba, sabi ko sa inyo, pag-isipan yung maigi. And for sure, mahanap nyo naman po yung correct answer dyan. How about the others? What is your answer here?
Okay, sabi ni Ma'am Jury, letter C daw. Okay, let's discuss. Okay, the success of the discovery approach entails the following. Okay, pag sinabi natin discovery approach, ano, hanapin natin dyan sa mga options, di ba? Except, yung pinakahinahanap natin. Is it letter A, learning through self-discovery is enhanced by individualized and small group explanations? Okay, tama siya? Tama ba, teachers? Tama yan, no? That's under discovery approach. Okay? Learning through self-discovery is enhanced by individualized and small group explanations. Letter B, children discover relationships and make generalizations in their own individual ways. Okay? Yan. Children discover relationships and make generalizations in their own individual ways. That is also discovery approach. Okay? That is the success of the discovery approach. Letter D, children learn as a result of their observations. Of course, kaya nga discovery approach, di ba? Children learn as a result of their observation and the experience they undergo. So, that is another success of the discovery approach. So, tama si letter D. Si letter C, mali. Okay? So, yan yung pinaka-hinahanap nating sagot dyan. Kasi, di ba, hinahanap natin yung except. Alin yung hindi success ng discovery approach? Of course, si letter C, methods used by children in learning through self-discovery should not be likened. Iba ba? Iba daw siya dun sa ways in which scientists think, work, and organize knowledge, which is not true. Okay? That is not true. So, letter C is not the correct answer. I mean, letter C is not the success of the discovery approach. But since in this particular item, we're looking for the except, okay? Yan po yung tamang sagot, si letter C. Kasi yan yung except na hinahanap natin. Okay? Very good to those who got it correct. Alright. Yan. Yan, palakpakan niyo yung sarili niyo, no? Kung nakakakuha kayo ng correct answer dyan, teachers. Again, celebrate small wins. And of course, teachers, sabi ko nga, di ba, November 4 pa lang tayo. Mas marami pang opportunities na matuto kayo, na makapag-review tayo, di ba? Makapag-drills tayo. So, makakapag-practice pa kayo. Okay? Very good. Let's move forward. 89. Textbooks can be used to best advantage by blank. A. Utilizing the study questions found at the end of every chapter. Letter B. Using them one at a time. C. Basing achievement tests on them. Or letter D, combining them with many other kinds of instructional materials. Okay, paano mo ba magagamit yung textbook to its best advantage? Ano ba yung dapat? Again, teachers, answer in a more learner-centered manner, okay? In a learner-centered manner. Is it A ba, teachers? Textbooks can be best used or can be used to its best to best advantage by utilizing the study question found at the end of every chapter. Is that enough? No, sasagot ka ng mga ano questions at the end of the chapter. How about the letter B? Using them one at a time. Mm-hmm. Isang beses lang. Mm-hmm. Parang mali din, no? Mali din yung letter B. Letter C, basing achievement test on them. Although, pwede, no? Parang same siya. Halos nga merong similarity sa A. No, si letter C, basing achievement test on them. So, nakabase siya sa book.
parang tama pero hindi po siya yan, okay? Hindi po yan yung best answer dyan. Letter D is the correct answer, okay? Kaya nga sabi ko, di ba teachers, you have to look for the learner-centered answer, okay? Yung pinaka-learner-centered na sagot dyan, combining them with many other kinds of instructional materials. You have to so pwede mong magamit yung textbooks by combining them with many other kinds of instructional materials. Okay? The answer is letter D. Okay? Letter D po. Very good to those who got it correct and to those who did not, that is okay. At least ngayon alam niyo na kung paano ba siya sasagutin, okay? Kapag na-encounter niyo ulit yung ganitong klase ng tanong, alam niyo na hindi lang siya enough, hindi lang enough yung A, B, and C. Okay? But the answer here is letter D. Combining them with many other kinds of instructional materials. Okay? 90. Individuals differ from each other in their interest, abilities, needs, in their learning style at any given point in time. Which type of instructional program may best enhance the academic achievement of students? A. Remedial instructions. B. Adaptive instructions. C. Traditional instructions. Letter D. Computer-assisted instructions. Okay, consider the STEM or the question teachers. Okay. Intinding maigi, no, yung tanong. Item number 90. Individuals differ from each other in their interests, abilities, needs, and learning style. Ano kaya yung tumutukoy dito, no? So, yung iba sa inyo hindi familiar, teacher, sa mga concepts na to. Ano, let's reveal the answer na ba? O, sabi ni Ma'am Jury, letter D. Sabi ni Ma'am Neraline, letter B. Let's see, no? Kanino kaya yung correct answer? Okay. Reveal na ba natin yung correct answer? Remedial instruction ba yan, teachers? Parang hindi naman, no? Hindi din yan. Traditional instruction. So, you're left with A and D. Mag-iisip ka. I mean, B and D. Adaptive instruction or computer-assisted instructions. Okay, let's reveal the answer. Sabi ni Sir J, letter B din. The answer is letter B. So, teacher or Ma'am MJ, bakit letter B yung sagot? Ano ba yung pinagbasihan mo? Ano ba yung adaptive instruction? So, pag sinabi natin, teachers, na adaptive instruction, it means creating a learning environment and finding instructional approaches and techniques that conform to meet students' individual needs. Okay, nga teachers, di ba? Sa start pa lang ng question, individuals differ from each other in their interests, abilities, needs, and their learning style. So, ano yung instructional program na makapag-i-enhance ng academic achievement ng student based on that scenario or based on that statement, di ba? So, adaptive instruction, okay, to create a learning environment that conform or that answers the need or conform to meet the student's individual needs. Okay? So, the answer is letter B. Okay? Adaptive instruction. So, pwede nyo i-take note yan, teachers, no? At least by now, alam nyo na kung ano ba yung adaptive instruction. Okay. Let's move forward. Ayan, very good. To those who got it correct and to those who did not, that is okay. Okay, kasi yung mga concepts na to ay hindi pa naman ganun ka-familiar. Or baka hindi nyo na-encounter or na-encounter pero nalimutan na. At least ngayon, nare-refresh siya, di ba? Nare-refresh siya sa inyo. Okay.
Okay po. Okay, so teachers again, yung mga gusto pong mag-enroll sa ating private online review, so you may still enroll, no, by messaging our Facebook page. Okay, yan yung meron din po tayong steps, di ba? You may send your payment to Dr. Jean Axel Cortez for only 599 pesos only. Meron ka na akong Gen Ed, Prof Ed, and Majorship Review. Okay? So, mas maraming perks para mas makapag-prepare kayo on your actual board exam. Okay? And of course, teachers, yung mga gustong mag-avail ng ating books. Okay? Yung ating LCTC Review Center sa Shopee, makukuha niyo po yung mga or pwede kayong makapag-avail ng LCTC Lit Review books. Okay po? So, merong Prof Ed, Majorship, and Gen Ed. Ayan. So, lumalaban pa ba ang ating mga teachers? Last 10 items. Okay? Last 10 items na lang po tayo before matapos ang ating review for tonight. Alright. So, I hope teachers na nandyan pa rin kayo. Okay? Yung mga sumasagot on your end. And of course, yung mga active teachers natin sa ating comment section. Keep on answering. Kasi again, teachers, the more na ini-expose nyo yung sarili nyo into questions, yung mga ganitong klase ng questions, especially in Prof Ed, kasi yung Prof Ed, sabi ko nga diba sa inyo, minsan ay tricky talaga or madalas ay tricky yung mga questions dyan. Medyo malilito kayo, ang hahaba, diba? Para hindi na kayo manibago on the actual let, dapat ay napapractice nyo na po siya. Napapractice nyo na po yung pagsagot ng mga lengthy question in Prof Ed, and apply nyo din po yung mga techniques natin, diba, sa pagsagot ng mga questions. Okay, so I hope teachers, no, na as we na parang kapag habang lumalapit or yes, lumalapit yung board exam, I hope na mas nag-improve na din yung pagsagot nyo, no, ng mga questions, mga let questions, para mas maging prepared na kayo. Okay? Okay. Okay, let's move forward, teachers. Item number 91 na tayo. Oh, ito ang haba din, no? As manager of the learning situation, the teacher is responsible for the setting up of a physical environment that is most conducive to learning. She could see to it that, okay, teachers, yung conducive learning or conducive to learning, no, isa yan sa clue dyan. Paano ba masasabing conducive yung environment? Conducive to learning? Is it the efficiency with which time and energy are spent on the part of the students and the pupils are considered? Letter B, the type of class reactions to the learning situation are well directed by the teacher. Letter C, the lighting and ventilation of the classroom and flexible arrangement of equipment are relevant to the type of activity being pursued. Letter D, the effectiveness of class routine in the daily class activities is carried out. Ano ba yung tinatawag nating physical environment that is most conducive to learning? Okay, pag familiar kayo or alam niyo yung conducive learning environment, madali niyo tong masasagutan, no? Okay. Sabi ni Ma'am Zuri, letter C, si Ma'am Neraline letter C. Si Sir J, letter A. Sige. Nagkakaiba-iba ng sagot, but let's see. Ano ba yung sagot? How about the others?
again be guided, no? And good evening, Ma'am May. Okay, kay Ma'am May, letter C din. Again, we're talking about the physical environment that is most conducive to learning. Okay, so focus kayo dyan, teachers. Tip, again, tip po, you have to look for the context clues. Ano yung mga hinahanap, diba? Meron yan dyan, for sure. And that would help you sa pagkuha or para makuha yung correct answer. Okay? Is it A, ba, the efficiency with which time and energy are spent on the part of the students and the pupils are considered? Tumutukoy ba to teacher sa physical environment that is most conducive to learning? Okay, so, hindi, no? Yung letter A, hindi po siya yung correct answer. How about letter B, the type of class reactions to the learning situation are well directed by the teacher. Again, teachers, focus. Ano yung tinatanong? Physical environment. Mm-hmm. Hindi din siya, no? How about yung letter D? The effectiveness of class routine in the daily class activities is carried out. Okay? Parang ganda din ng letter D, no? Pero tumutukoy din ba yan sa hinihingi sa question? Physical environment that is most conducive to learning. So sabi ko kanina, if you are familiar or if you master, ano bang tinatawag nating physical environment that is most conducive to learning, madali nyo siyang masasagutan. Okay? Yes. Yan, tama si Ma'am May. Yan, yung B is no related sa collaboration between teacher and students. Yes, okay? So, yung sagot siya, teachers, ay walang iba kundi ay ano? Letter C. Kasi pag sinabi nating physical environment that is most conducive to learning, the lighting and ventilation of the room and flexible arrangement of equipment are relevant to the type of activity being pursued. Okay, pag conducive yung learning environment, may proper lighting, may proper ventilation, so you feel comfortable, di ba? As you learn, you feel comfortable. So the answer here, teachers, is letter C. The lighting and ventilation of the room and flexible arrangement of equipment are relevant to the type of activity being pursued, okay? The answer is letter C. Very good to those who got it correct and to those na hindi nakuha yung correct answer, that is okay. So at least, di ba, natututo tayo, okay? 92. The new teacher entered a noisy classroom. She shouted immediately at the students, desperately trying to get order and discipline. Since then, the teacher has not controlled the class, which is the most probable cause of the teacher's failure. A, the new teacher wants to show the class who is the authority. Letter B, rules and procedures are not defined to sustain order. Letter C, the class wants to test the ability and patience of the teacher. Or letter D, the student's reactions to the teacher are the consequences of her behavior. All right, so what is the answer here? Tama ba, teacher, na dahil maingay yung classroom, sumisigaw na din si teacher or sinisigawan niya na din yung mga estudyante niya para lang madiscipline yung mga estudyante?
Okay. Okay, let's see, no? Sabi ni, ayan, good evening, Ma'am Ava. Sabi ni Ma'am May, letter B. Si Ma'am Neralyn, letter B din. Si Ma'am Ava, letter B. Okay, let's see, no? Yung considered as the correct answer. Is it A? Ano ba yung cause? Bakit hindi na na-control yung class? The new teacher wants to show the class who is the authority. Mm-hmm. Hindi niya yung pwedeng piliin. No? Dahil lang ba gusto ni teacher na ipakita that she is the authority? Yan ba yung cause? Letter C. The class wants to test the ability and patience of the teacher. Mm-hmm. Hindi din po, no? Although, yes, parang gusto ngang itest ng mga estudyante, no? Yung ability and patience ng teacher. How about letter B? Rules and procedure are not defined to sustain order. Mm-hmm. Yan ba yung correct answer? At first glance, parang yan yung correct answer, no? But ang tinatanong dyan, teachers, which is the most probable cause of the teacher's failure? Okay? The answer here, teachers, ay walang iba kundi ay letter D. The student's reactions to the teacher are the consequences or the consequences of her behavior. Okay? Kagaya nga nung sabi ko kanina, di ba? Dahil maingay yung klase, so sumigaw yung yun na din yung naging ano, parang sumigaw na din or tinaasan ang boses ng teacher yung mga estudyante niya to get order, desperately trying to get order. So the teacher's or the student's reaction to the teacher are the consequences of her behavior kasi hindi niya na na-control muli yung klase. So parang paulit-ulit pa din yung nangyayari, okay? So the answer here, teachers, is letter D. Okay, hindi po letter B. Rules and procedures are not defined to sustain order. So hindi po siya yung answer dyan, kundi ay letter D. Okay, to those who got it, very good. To those who did not, that is okay. At least natututo tayo, di ba? Natututo tayo ano ba yung pinaka-best answer pag ganitong klase ng tanong, no? So ganun po, teacher. Okay, ayan. Yes, very good. But don't worry, you're trying your best, teachers, that is okay. Okay? Yun naman yung importante. Kasi 'di ba, sabi ko sa inyo, ang importante hindi kayo chumachamba, pinag-iisipan niyo yung sagot niyo. Well, we are just on the third day of our review, third week, 'di ba? Pero pangatlong beses pa lang tayong nagmi-meet. Kaya for sure, teachers, ay mas mai-enhance pa yung mas mai-enhance pa yung testmanship nyo, mas ma-review pa yung knowledge, di ba? As we go on, okay? Let's move forward. Item number 93. If you will use a film in your class presentation, which of the following will you do? If you will use a film in your class presentation, which of the following will you do? Is it A, to tell the class to pay attention to what they are going to see because a quiz B will be given after the show? Letter B, conduct a preparatory discussion and a follow-up in which the relationship of the film to work of the class is established. Letter C, not to tell the class anything about it in advance in order that interest will be high. Or letter D, to assume that the film need not be related to the work of the class as long as they enjoy seeing it. Okay. Ito yung laging issue, no, sa paggamit ng film sa class. Paano ba talaga? Okay.
Okay, so sabi ni Ma'am Neralyn, letter B. Si Sir J, letter B. Si Ma'am Ava, letter B din. And si Ma'am Lorwin. Ayan, good evening, Ma'am Lorwin. Letter B din, okay? Let's see, tama ba yung sagot nyo? Sabi ko nga, di ba, teachers, very controversial yung paggamit ng film pagdating sa klase. Kasi yung ibang teachers, usually yung na-encounter natin, di ba, okay, sige, papanoorin nyo tong film na to. But sometimes, hindi nas-establish kung para saan ba yun. So, ano ba yung purpose ni teacher kung bakit niya pinapanood yung film sa mga estudyante. Pero ano ba talaga, teachers, ngayon yung tanong, ano ba talaga yung dapat gawin, okay? So, if you will use a film in your class, which of the following will you do? Ano ba yung gagawin mo? Is it A ba, teachers, to tell the class to pay close attention to what they're going to see? Okay? Manood kayo ng maigi, ah. Sabihin ni teacher, manood kayo ng maigi. Pay attention sa mga details sa film or sa pinapanood nyo dahil after nyan, may quiz tayo. So, ganun ba? Ganun ba yung gagawin? Let's see letter C. Not to tell the class anything about it in advance in order that interest will be high. So, parang ano lang, parang entertainment, di ba? For the purpose of entertainment, pero walang clear purpose or hindi ni teacher in-establish kung bakit tayo nanonood nito. Okay? Or ano ba yung dapat, or ano ba yung purpose, ano ba yung relevance nito, no? So parang walang establishment of yung purpose nga or yung reason bakit tayo manonood ng film, right? Letter D naman, to assume that the film need not be related to the work of the class as long as they enjoy seeing it. So, ito din, parang same, no? So, ang kaibahan lang, yung letter C, wala kang sasabihin sa klase, okay? Anything about it in advance. So, parang yung purpose ni teacher is surprise, okay? Para, kumbaga, surprise, para yung interest nyo mas maging higher. Eh, si letter B naman, parang okay lang kahit hindi related sa klase, di ba? As long as ma-enjoy ng mga estudyante. Which is, hindi sila yung correct answer. So, the correct answer here is what? The answer here is letter B. You have to conduct first a preparatory discussion and a follow-up in which the relationship of the film to work of the class is established. So, dapat teachers, may relevance. Okay, hindi ka lang dyan, basta-basta lang magpapa-film viewing. But you have to conduct a preparatory discussion, okay? And you have to conduct a follow-up na kung saan ini-establish or pinapakita ano yung relationship ng film sa ginagawa. Or let's say, for example, sa itinuturo mo sa klase, okay? So, dapat meron yung relevance. Hindi lang basta-basta ang nagpapa-film viewing, okay? So, dapat po ay ganun yung ideal na gagawin ni teacher. Alright? So, letter B is the correct answer. Okay, 94. Which of the following activities should be resorted to by a teacher if a fifth grade pupil tells him, I want to draw the corridor, but I can't make it look right? Is it A, give him a book of perspective to study and copy? Letter B, advise the pupil to draw something else which does not require perspective? Letter C, ask the pupil to learn the rules of perspective? Or letter D, make the pupil observe carefully similar form from the classroom window or his own street? What is your answer here, teachers? Ano kaya yung gagawin, teacher, kapag ganyan yung sinabi ng estudyante?
Again, teachers, pag sumasagot kayo no ng mga prof ed questions, it is important na kung nahihirapan kayo, 'di ba? Kasi unang-una sa lahat, kailangan iintindihin mo muna yung question. Okay? And the best thing to do, one of the best thing to do para ma-visualize mo din yung question, pwede niyong i-translate in your most comfortable language. Let's say if you are Bisaya, edi pwede niyong i-translate sa isip niyo, 'di ba? In a manner na ginagamit mo yung language na Bisaya. So in that way, teachers, mas maiintindihan mo siya, mas mabivisualize mo pa din yung and mas mabivisualize mo din yung question, okay? Kasi minsan yan yung nagiging problema kapag hindi natin naiintindihan, especially kapag sobrang haba ng question, 'di ba? Parang nalilito na tayo and hindi natin din natutukoy ano ba yung tinatanong, ano ba yung hinahanap. Okay? So that is another tip. Okay po. Ayan. So ano ba yung sagot ng iba? And another thing, teachers, pag sumasagot na kayo on the actual let, as early as now dapat ay naiisip niyo na to, 'di ba? Kapag sumasagot na kayo on the actual let, yung sagot niyo dapat, teachers, pinag-isipan niyo ng maigi, final answer na. Okay? Kapag sasagot na kayo or mag-shade na kayo. Bakit? Kasi minsan, teachers, may mga instances na sumagot ka agad, pero hindi ka pa 100% sure doon sa sagot mo. So, yung tendency, late mo na na-realize yung correct answer. Kaya naman, teachers, kahit nahanap mo yung correct answer doon, hindi mo na yun machi-change. Except kung brave soul ka and mag-i-erase ka. But, risky po yung pag-i-erase on the let, okay? On the actual let. Kasi, minsan, may mga instances daw, di ba? Nakakatakot yung sinasabi ng iba na kapag nag-erase ka ay yung iba, parang hindi binabasa ng maayos ng machine. Kasi machine, teachers, yung magbabasa ng answer sheet nyo. So, hindi naman natin alam, di ba? Paano kung nag-erase ka doon and nagkamali na sa pagbasa yung machine. E di nagka-error or nagkaroon ng error, e di nahirapan ka, di ba? Minsan yun yung nagiging cause. Kaya you have to be very careful pagdating sa pagsagot nyo on the actual let. Dapat ay 100% sure ka na na yun na talaga yung sagot mo. Maluwag sa loob mo na yun na yung sagot mo. Okay? Kaya teachers, kapag merong mga easy questions sa prof ed, let's say for example, yung mga short questions lang, which is minsan madalang naman yun, no? Seldom naman yun sa prof ed kasi yung sa prof ed talaga, mga ganitong lengthy, mga ganito talagang lengthy yung mga questions niya. So, teachers, kapag madali yung questions sa prof ed, edi nakakapag-save ka ng time, di ba? Nakakapag-save ka ng time. And mas maaalatan mo ng time yung mga mahihirap na tanong. Okay? Kaya be very careful and maging wise din sa oras when you answer sa actual let. Okay? Take note of those. Alright, so 94, which of the following activities should be resorted to by a teacher if a fifth grade pupil tells him, I want to draw the corridor but I can't make it look right. Ito yung mga manahihirapan, di ba, mag-drawing. So, gusto mo i-drawing yung corridor pero hindi mo siya magawa ng maayos. Paano ko ba i-draw yung corridor? Di ba? Medyo mahirap. Ano ba yung gagawin mo as a teacher? Give him a book of perspective to study and copy? Binigyan mo na talaga ng book ano, of perspective to study and copy. Parang medyo complicated naman yung letter. Yung letter A. A yung letter B. Advise the pupil to draw something else which does not require perspective. So, A, gusto nga teacher ng estudyante na mag-draw ng corridor. Tapos, i-advisean mo naman yung pupil na, ah, mag-drawing ka na lang ng iba. Huwag na yung ano, hindi na lang yun yung i-draw mo. So, parang
ano naman, parang 'di ba, parang nakaka ano naman yun sa part ng estudyante na is that really the right thing to do na sabihan mo na siyang siya na to draw something else instead of you know, suggesting or thinking of other ways para still makapag-draw pa din siya ng corridor kasi yun yung gusto niya. 'Di ba? Parang ano naman 'yon, negative act naman 'yun ng teacher, yung letter B or negative action, okay? Letter C, ask the pupil to learn the rules of perspective. Ask them or ask the pupil. Complicated rin yung letter C, no? Parang hindi din 'yan yung best thing to do. Hindi din yan yung parang magiging last resort ni teacher kasi nga hindi nga makapag-draw ng corridor yung estudyante. But the best thing to do is what? Let people observe carefully similar form. Kasi syempre may mga similar form na yan. From the classroom window or his own street. Para kumbaga, doon magkaroon siya ng visualization kung paano niya ba gagawin or how this corridor or paano niya ba i-drawing yung corridor. Okay, magkaroon siya ng vision kung paano niya siya gagawin. Okay, by observing carefully similar form from the classroom window or his own street. Okay, the answer here, teachers, is letter D. Very good. Nakuha si Ma'am Lorwin, si Sir Jay, si Ma'am Neraline. Si Ma'am Neraline, letter C. Okay lang yun, Ma'am Neraline. Letter D po ang correct answer natin. Okay? If you failed to get the correct answer, that is fine. At least you have now the realization na dapat pala is letter D yung dapat gawin ni teacher kapag ganito yung situation. Okay? Kasi teachers, tingnan niyo yung letter D. Yan yung pinaka learner center diyan, 'di ba? You allow the learner or the pupil na makapag-explore, 'di ba? Na makapag-discover. Hindi lang simpleng sinabihan mo siya or dinirect mo siya, tinulungan mo siya, 'di ba? But you allow the student or the pupil to explore on his own by observing carefully similar form from the classroom window or his own street. And magawa niya yung kagustuhan niya na mag-draw nga ng corridor, okay? So that is the best thing to do. Item number 95. Education is a lifelong process. This simply means that education is A, takes place in the school where the individual is exposed to specific self-contained experiences. Letter B is a continuous process of experiencing and reorganizing experiences. Letter C may take place formally or informally to enable the individual to grow. Letter D may take place anywhere and anytime the individual desire or so desires. Alright? You know, the concept of education is a lifelong process. For sure, alam niyo to, teachers. Kasi paulit-ulit to, di ba? But let's see, baka may magkamali pa dyan, teachers. Alright, ayan po. Okay, nagpalit si Sir Jay, no? Nalito lang si Sir Jay. Kasi for sure, alam na alam nyo na to, teachers, eh. Di ba, lagi yan sa ating sinasabi, education is a lifelong process. So, what does it mean pag sinabi natin ganyan? Kaya teachers, kapag sa actual board exam, may mga ganitong question, edi syempre, alam na alam nyo na to, di ba? Babasahin nyo muna yung STEM, yung question. Alam nyo na yung hinihingi, binasan nyo na yung options lahat, no? Nakita nyo na yung correct answer, shinade nyo na siya sa answer sheet, edi pack na pack, di ba? Nakapag-save ka ng time for the next item na super lengthy and mahirap. So, ganun dapat teachers yung technique nyo kasi yung iba, nauubusan po ng oras. Okay? Nauubusan ng oras yung iba kaya nag-failed. Diba? So kayo dapat, as early as now, you have the mindset na dapat ay sa mga easy questions, madali akong makakasagot, tama yung sagot ko,
And sa mga mahirap na tanong, doon ako mas magte-take ng time. Okay? Kaya dapat ay yung time management nyo ay ma-practice nyo ngayon pa lang. Okay po? So, yung sagot, 95, most of you answered letter B. Okay? So, yung letter B. Okay, let's have A. Takes place in the school where an individual is exposed to specific self-contained self-contained experiences. So, cross out na, no? Si letter A sa number 95. Alright, so letter C may take place formally or informally to enable the individual to grow. Pwede, but question mark again, no? Hindi siya yung pinaka-konsepto ng lifelong process yung education. Okay? Letter D may take place anywhere and anytime the individual so desires. O yung letter D, teachers, konsepto yan ng ano? Ano yung may take place anywhere and anytime? Okay, anong klase ng learning? Sige nga, if you already know about this, ano yung may take place anywhere and anytime the individual desire? Anong konsepto ng learning to? Okay, may type in the chat box pag sinabi nating may take place anywhere and anytime. Kasi pwedeng tanong to teachers, no? Lalong-lalo na ngayon kasi this is timely. Yung may take place anywhere and anytime the individual so desires. Konsepto naman ito ng online. Yan, very good, si Sir Jay. Bago ko masabi yung sagot, tama, very good. Online learning. So, pag tinanong kayo, teachers, ano yung may take place anywhere and anytime? So, that is not face-to-face, no? Hindi din siya, tawag doon. Okay, hindi siya face-to-face or traditional learning, but that is online learning. Okay? Ayan, si Ma'am Lorwin, asynchronous yan. Basta, under na din yan, eh, ng online, sa online learning. Okay? Online learning, basta po yung may take place anywhere and anytime the individual so desires. Okay? That is letter, ano tawag tayo doon? Letter D. Okay? Hindi. Yung letter D is yung sa online learning. Yung sagot natin dito that education is a lifelong process, yung tamang sagot ay letter B. Okay, B. Pag sinabing education is a lifelong process, that means it's a continuous, kaya nga lifelong, di ba? Lifelong. That is continuous process of experiencing and reorganizing experiences. Okay? Answer is letter B. Very good. Most of you got it correct naman. Bawal na magkamali dito kasi alam na natin to, no? 96. Let's go to 96. Which of the following refers to the repetition of facts and skills which the teacher wishes to reinforce for mastery? Is it A, drill? Letter B, review? Letter C, recitation? Letter D, mastery? Siguro wala nang magkakamali dito, no? Repetition of facts and skills. Wishes to reinforce mastery. Okay. Pag sumasagot kayo, teacher, ng prof ed questions, di ba nasabi ko na yan na dapat yung mga answers na kahanapin nyo dyan ay dapat mabait, di ba? Lalo na kapag mga situational. Bakit mabait, teachers? Kasi again,
we are embracing ano, learner-centered approach. Okay? So dapat yung mga sagot nyo ay pang-centered rin, okay? And yung magbe-benefit ay si learner. All right? Hindi si teacher, okay? Depende naman sa question, but kapag ano kasi, kapag learner-centered, laging nakadirekta or para lagi sa estudyante. Okay po. Yan yung mga tips teachers sa pagsasagot ng professional education questions. And wag niyo pa din teachers kakalimutan, 'di ba? Sa prof ed may mga theories tayo, principles, you have to master them kasi they're still relevant kahit na nasa new curriculum na tayo. And please study yung mga trends sa education. Kaya nga during our time, I was a March taker, March 19, 2023. So, 'di ba teachers kami yung mga naka-experience ng online learning. Kami yung mga pandemic na gumraduate. I mean, hindi naman kami gumraduate ng online, 'di ba, yung parang online graduation. But kami yung mga naging part ng online learning. Okay? Kayo din ata eh. Parang mga new curriculum din kayo, 'di ba? So nag-ano din kayo, nag-online learning din kayo, nag-modular. Okay? So during our time nung mag-take kami ng LET, lalo na ako, naisip ko noon na okay, baka mayroong mga lumabas pagdating sa online learning, yung mga trends, 'di ba, sa education, sa K-12 education, kasi 'yan yung mga trends eh. Yan yung learner-centered approach. Ano pa ba? Yung mga global yung global teachers, yung mga ganung concept of teachers, yung mga bago, 'di ba? Dapat alam niyo din po 'yon kasi for sure pwede siyang maitanong. Okay? So pack na pack nung ano talaga namin during our time, may mga ganoong klase ng questions. Okay? Kaya you have to be very informed about yung mga trends sa education. Okay? So, ang sagot nyo ay si Ma'am Lorwin A, si Sir J A, si Ma'am Nerilyn A. Of course, hindi na pwedeng magkamali, no? Kasi Yan, mga literacy, yan yung remedial, ano pa ba teachers? Remedial instruction, yung ano ba yung mga gagawin ni teacher pagdating sa mga ganitong situation, mga ganun siya ang yung mga ganun yung mga level ng mga questions, no? Kaya dapat teachers, magaling talaga kayong sumagot. Paano ba kayo aatake sa mga paano niyo ba atakin yung mga ganong klase ng question? Itong mga ganito, 'di ba? Itong 96, item number 96. Medyo ano to? Hindi naman memorization, no? Pero parang ganun, 'di ba? Kasi which of the following refers to the repetition of facts and skills which the teacher wishes to reinforce mastery. So letter A po yung correct answer, no? But syempre may mga ganitong klase ng tanong pa din, yung parang lower level of thinking yung gagamitin nyo, pero mas madami teachers yung gagamit kayo ng metacognition, critical thinking, di ba? Ano pa ba? Yung analysis, yun, yung mga ganun po teachers. Kaya maganda nga na nagde-drills na tayo kasi ito yung makakapag-build ng mastery nyo, no? And of course, yung testmanship nyo ay may improve. Very important yan, teachers. Kasi kung puro lang tayo knowledge, hindi yun magiging enough. Dapat balance lang siya. Okay? Dapat alam nyo yung mga techniques kung paano sasagutin yung mga prof ed questions. Yung gen ed, yung sekreto dun, teachers, padamihan ng kaalaman. Okay? Padamihan ng knowledge. The more na marami kang knowledge, marami kang alam, di ba? Yung mga general questions, edi pack na pack teachers, may papasa mo yung gen ed. So tricky talaga yung prof ed and majorship. Kaya
teachers kung saan kayo nahihirapan, pagtuunan nyo, okay? Kung saan kayo nahihirapan, dapat alam nyo kung saan kayo nahihirapan. Okay? Kapag hindi nyo alam kung saan kayo nahihirapan, medyo delikado yung teachers kasi hindi nyo mapag-focusan yung mga bagay na dapat pa, okay? Na dapat nyo pang mas ma-practice, okay? Mas mapag-aralan. Alright? Hindi siya review, hindi recitation, but the answer here is drill, okay? Repetition of facts and skills to enforce or to reinforce mastery. 97. In dealing with classroom misconduct, teachers tend to blank. Is it A, plan, long curative responses? Letter B, respond to basic causes? Letter C, respond to immediate causes? Letter D, seek stronger punishment than parents would. And another thing, teachers, alam nyo ba na may mga instances na kapag sumasagot na kayo sa answer sheet, alam nyo yung sagot is letter A, okay? Alam nyo na sagot dun sa item, let's say for example, item number 1, letter A. Pero dahil sa excitement nyo, no, naging impulsive ka, sa excitement mong sumagot, alam mo yung nashadan mo yung letter C. Nangyari yun sa akin, teachers. Tatlong items sa prof ed and sa gen ed, dalawa. So teachers, isipin nyo yun, parang nagsakripisyo ako ng dalawa at tatlong item, pero sobrang bigat na nun sa ano, sa dibdib, kasi malay mo, 'di ba, hindi mo naman sure, papasa ba ako, charot. Pero dapat isipin mo na lagi na papasa ka. Pero kapag nangyari yun sa iyo, kakabahan ka talaga, teachers, kasi alam mo yung sagot eh, yung letter A yung sagot. Pero sa sobrang kaba or excitement mo, yung na-shadan mo is yung letter C. So nangyari yun sa akin, teachers. So my rating, yung rating ko sa Gen Ed is 90%. So how much more, 'di ba, kung na-shadan ko ng tama yung ano, yung dalawang items, baka nag 91 ako, 'di ba? Sayang naman siya. Sayang naman siya. Kaya teachers, as early as now, practice kayo mag-shade and huwag kayong magiging impulsive or very excited sa pag-shade. Dapat ay seryosong, yun na talaga yung sagot nyo. Siguradong-sigurado kayo na yun na yung correct answer. Okay? Kasi may mga ganong instances po, teachers. Okay? Eh, sabi nyo ni Sir Jay, experiment ko nung grade 10. Excited ako magsagot. Di ko nabasa direction. All caps pala. Puro small letters. Oo, tama yan, sir. Kaya nga, di ba? Nagagawa talaga natin yon. Yung mga ganong errors. Di ba? Kaya teachers, as early as now, dapat itatak nyo na sa isip nyo na dapat kung magsha-shade kayo, yun na yung tamang sagot. Kasi alam nyo naman yung tamang sagot. Pero minsan, mali pa din yung nashishadean nyo. Okay? Yung 3 items ko sa prof, eh, di ba? Tama naman yung sagot ko dun. Sure na sure ako dun. Pero, hindi ko na siya na-erase. Hindi ko na siya nabura. Okay? Ayoko kasing magbura. Risky kasi nga yung pagbubura. But, sabi nga ng iba, pwede naman daw. Pero parang may mga techniques pa yung pagbubura, di ba? Kaya, teachers, lesson learned. Huwag nyo nang gayahin yun, okay? Next time, wag nang maging impulsive. Okay? Bakit ko, teachers, sinasabi yung mga ganon? Kasi, hindi lang mahalaga na magaling ka ng sumagot sa let. Hindi lang mahalaga na alam mo kung paano aatakin yung mga questions. Minsan, pinapabagsak tayo ng pagiging ano natin, yung pag-disregard natin sa mga technical aspects, di ba? Yung paano ka mag-shade, kung paano mo ba, 'di ba, yung mga yung nadumihan yung papel mo, 'di ba? Yun, maging maingat din tayo dun, teachers. Importante na na-discuss pa din natin 'yun.
kahit ngayon pa lang para at least tumatak na sa isipan nyo na ganun dapat yung gagawin nyo on the day of the let, na hindi na kayo magkakamali, di ba? Hindi na kayo magiging impulsive. Alright? Yes, experience. We learn from that naman. At least na-share ko siya sa inyo. Okay, in dealing with classroom misconduct, teachers tend to, what is your answer? Letter? Sabi ni Ma'am Lorwin, letter C. Sabi ni Sir J, letter A. Okay. Plan long curative responses. Parang madali kayong malinlang niya, no? Plan long curative responses. That is very positive. Okay? Ganda ng ano niyan. Parang magandang gawin niya ni teachers. Okay? To deal with classroom misconduct. So, pagpaplanuhan niya, ano ba yung pwede kong gawin na the teacher will plan long curative responses. Okay? Letter B, respond to basic causes. Mm-hmm. Basic causes. Tama naman, however, is that enough? Or yan ba talaga yung dapat gawin ni teachers? To deal with classroom misconduct. Letter D, seek stronger punishment than parents would. So, ano yung gagawin mo sa estudyante mo? Di ba nakakatakot na yung mga pagpo-punish-punish? Kasi di ba yung nabalitaan nga natin, di ba, na yung estudyante namatay. Kasi merong, yun yung sa balita, di ba? So, hindi na siya applicable ngayong time na to kasi parang ang dali na lang ngayong magpatulpo, di ba? Nakakatakot yun. So, hindi yung letter D at hindi yan yung ideal na gawin. Seek stronger punishment, hindi yan gawain ng sa isang learner-centered approach. Okay? Hindi ganyan si teacher sa isang learner-centered classroom. So, teachers, we're left with A and C. Plan long curative responses or respond to immediate causes. But the answer here, teachers, ay walang iba kundi ay letter C. You have to respond to immediate causes. Okay? So, pag merong misconduct, agad-agad dapat ay ma-resolve mo yan or ma-address. Okay? As a teacher, dapat ma-address mo agad po yan. Immediate is the best term na para makita mo yung correct answer dito, respond to immediate causes. Huwag mo nang patagalin. You have to address the misconduct kasi pag pinatagal mo pa yan, baka kung ano pang mangyari. Okay? The answer is letter C, respond to immediate causes. Now, let's go to 98. Ito mahaba, no? Yun sa let teachers, meron talagang mga ganitong question. Mahaba, meron pang mga Roman numerals, 'di ba? And you have to be careful pagpili diyan kasi 'di ba? 1 2 3 4 you have to consider all of them. Alin ba yung i-include mo or hindi mo i-include? Sabi daw dito sa question, asked to do a learning task, Joe hesitates and says, "Mahirap, ayaw ko, di ko kaya. It's difficult, I don't like it. I can't do it." To which problem does the case of the student allude? Okay? To which problem does the case of the student allude? Okay? Intindihan niyo maigi, teachers, yung statement ng bata. Mahirap, ayaw ko, di ko kaya. Is it one, unmotivated students? Or unmotivated student? Two, uncaring teachers? Three, extremely difficult task? Or learning task? Or number four, incompetent teachers? Madali lang itong masasagot, teachers, kapag alam nyo yung pinag-uusapan dyan. Is it A, 1 and 2? Is it B, 1 and 3? Is it letter C, 3 and 3? I mean, 2 and 3. Letter D, 1, 2, and 3. Okay, so si Sir J, sabi niya ay letter B. Si Ma'am Lorwin naman, letter B din.
Okay, let's see, okay? So, sabi daw ni Jay, Jay na tuloy, si Sir Jay na yung basa ko dito. Sir, sabi daw ni Joe, mahirap, ayaw ko, at di ko kaya. Oh, it's difficult, I don't like it, I can't do it. Okay, so to which problem does the case of the student allude? Is it A, 1 and 2, unmotivated students and uncaring teachers? Ang tanong, teachers, may pinag-uusapan ba dyan si teacher sa anong yan, sa question? Diba wala namang nabanggit dyan about key teachers? So basically, A is not the right answer, okay? Or tingnan muna natin yung mga Roman numerals. Unmotivated student, diba pinapakita yan dyan sa mahirap. Ayaw ko. Okay? Sa ayaw ko, makikita natin na yung estudyante ay unmotivated. Right? Kaya nga sabi ko, teachers, you have to understand. Pag-isipang maigi or intindihin maigi yung question or yung scenario yung ipinapakita. Yung ayaw ko, nagpapakita ng unmotivated yung estudyante. Uncaring teachers, again, hindi yan dyan ipinakita sa scenario, di ba? Or dyan sa statement. Extremely difficult task. Saan mo yun makikita? Dyan sa mahirap, di ba? Mahirap. Extremely difficult, mahirap. Di ko kaya kasi mahirap nga. Okay? So, yung number 3, that is also part of the correct answer. Okay? 1 and 3. How about number 4? Incompetent teachers. Again, wala pong pinag-usapan dyang teachers or walang nabanggit yung estudyante regarding sa teacher. So basically, the 3 and the 1, sila lang yung correct answer. Okay? The answer is 1 and 3. Very good, Sir Jay and Ma'am Lorwin. You got it correct. Okay? Oh, mali pa yung ano ko. 'Di ba? Ako na yung nagkamali. Okay, one moment lang, teachers. Lagyan na natin kung ano yung correct answer kasi baka mali to pa kayo. I'm sorry. Okay, letter B. All right, next item. Yan, we're left with 2 items na lang. Item number 99. Tama ba? Okay. Teachers like Mrs. Pauline and Mr. Kenneth, who provide a variety of learning activities to their high school students, believe that blank. Is it A, proactive teaching is a new method of teaching? Letter B, giving students rewards makes them practice in class even more. Letter C, students who are exposed to a variety of teaching strategies learn better. Letter D, individual differences must be emphasized when planning activities for the class. Okay, what is your answer here? Yan, yung mga differentiated instruction, yung multiculturalism. Ano pa ba? Yung special education. Di ba, mga iba-iba naman kasi yung subjects natin in prof ed. Yan, may mga lumalabas dyan. Ano pa ba? Mostly talaga, teachers, mga situational yan. No? Pag-iisipin ka talaga ng prof ed. Kaya, dapat ay practice, review ng mga concepts, yung mga knowledge, no? Yung mga pinag-aralan nating theories, principles, para makuha mo yung correct answer. Yan, si Sir Che, letter A daw. How about the others? What is your answer po? Okay, sige. O, sabi ni Ma'am Lorwin,
Letter D daw yung sagot niya. Kasi nakita niya yung variety of learning activities. So that equates to individual differences. Okay, sige Ma'am Lorwin, tingnan natin if your answer is correct. Or kung tama ba si Sir J na letter A. Teachers like Mrs. Pollen and Mr. Kenneth who provide a variety of learning activities to their high school students believe that proactive teaching is a new method of teaching. Okay, it has something to do ba with proactive teaching? Parang hindi siya, no? Hindi siya yung pinag-uusapan dyan. Walang nabanggit about proactive teaching. Or walang konsepto ng proactive teaching sa situation or dito sa statement. Okay? Letter B, giving students rewards makes them participate in class even more. May nabanggit ba dyan about, or may concept of reward ba dyan? Or participation, reward? Wala, no? Letter C, students who are exposed to a variety of teaching strategies learn better. So, malilito ka sa letter C and D. Okay, but hindi yan yung pinag-uusapan. Yung C kasi, students who are exposed to a variety of teaching, variety of teaching strategies learn better. Pwede, pero hindi siya, no? The answer here is letter D. Individual differences must be emphasized when planning activities for the class. Kasi nga, si Mrs. Pollen and si Mr. Kenneth, nag-provide sila ng variety of learning activities to their high school students. So, naniniwala sila na yung individual differences ay kailangang i-emphasize sa pag-plan ng mga activities sa klase. Sorry, sa klase, okay? The answer is letter D. Very good. Okay. To those who got it correct, very good. To those who did not, that is okay. At least ngayon, teachers, alam na. Okay? Teachers, para madali, again, hanapin yung mga context clues. Kagaya nung ginawa ni Ma'am Lorwin, hinanap niya ano ba yung dahilan kung bakit yung answer is letter D. Okay? So, nakita niya yung context clues. Now, let's go to the last item. Wow, we're done with the first professional education subject, field study 1 and 2. 100, what should teachers teach students to eradicate bullying among kids in school? Is it A, full development of talents? Letter B, athletic skills? Letter C, respect for the dignity of persons? Or letter D, full development of physical power? Again, look for the context clue, okay? Sometimes yung mga technique, 'di ba, pag ganitong question, bullying. So meron siyang katumbas diyan merong katumbas 'yan or anong tawag natin diyan? Yes, parang may equal ano siya dyan, meaning, di ba? Sa mga options. So, what should teachers teach daw sa students para mabawasan, okay? Eradicate bullying among kids in school. Is it tama ba yung A, full development of talents? E-bullying, di ba, yung pinag-uusapan natin dito. Paano mo ma-eradicate yung bullying? Parang hindi sumasagot yung full development of talents doon. No? How about letter B? Athletic skills. Athletic skills, hindi din yan nag-answer, di ba? Hindi din yan nag-answer sa question. How about C? Letter D? Full development of physical power. Parang parehas lang yan ng letter B. Okay? Halos synonymous siya sa letter B. Full development the physical power, and hindi din siya nag-answer, okay, sa question. So, para ba mabawasan yung bullying sa mga estudyante or sa mga bata, kailangang ma-develop or, yes, ituro yung paano ma-develop yung physical power nila. Baka magbugbugan tuloy yan, di ba? So, parang hindi siya nakakapag,
promote or hindi siya nakakapag-eradicate na bullying. How about letter C, respect? So, dapat bang ituro ni teacher para ma-eradicate yung bullying, yung respect for the dignity of persons? Okay. From the word respect pa lang, di ba, teachers? Respect for the dignity of persons. So, that answers the question, okay? Paano mo ma-eradicate yung bullying? You have to teach your students respect. Okay? Dapat ma-inculcate yung respect. Laging naka-highlight yung respect for the dignity of person. So, yun yung best thing to do para ma-eradicate po yung bullying among students in school or kids in school. Okay? Ayan, tapos na yung 100 items natin, teachers. Thank you so much for bearing with me. No? Again, teachers, yung mga hindi pa nakakapag-enroll para sa ating private online review, if you'd like to enroll, don't hesitate to message our Facebook page, yung LCTC official Facebook page. And yung payment po, isend na lang kay Sir John Axel Cortez. Andyan yung GCash number and the amount is 599 pesos only. Okay? Very affordable and meron na yung Gen Ed, Prof Ed, and Majorship. Okay, so as early as now, natutuwa ko that you're already active, you're preparing, no, for your actual board exam. Kasi teachers, for sure, magbubunga na participate sa ating mga drills kasi makikita niyo yung progress as time goes by hanggang papalapit na yung board exam. Mas mahuhon niyo yung testmanship niyo. And mas ma-apply nyo yung mga knowledge na alam nyo when it comes to Prof Ed, Gen Ed, and Majorship. Okay? So, teachers, don't forget, no, yung mga techniques natin na ginagamit pagdating sa Prof Ed, lalong-lalo na, and magagamit nyo din yun sa Majorship. Okay? And don't forget, meron po tayong LCTC Review Center shop sa Shopee where you can avail or you may add to cart and you may buy books, no? And meron din siya teacher's Scantron, di ba? May Scantron sample answer sheet. Yan po pwede niyong mapag-practisan yung pagsagot nyo sa parang practice na din kasi yan pagdating ng actual board exam. Okay? Pwede niyo siyang ma-practice dyan. And yung mga LCTC let review books natin po, pwede niyo din po siyang ma-avail. Okay? So, teachers, thank you so much for bearing with me. Thank you for listening, for actively participating sa ating drills. Okay, thank you so much again, Sir Jay, Ma'am Lorwin, ayan. And yung iba pa nating teachers, no? Sino nga yun? Hindi ko na mabalikan. Pero, again, and yung mga hindi man nakasagot, no, sa ating comment section, but I can see here na may mga live stream viewer tayo, siguro they're answering on their end. Again, teachers, kung nagkamali man kayo, no, marami man kayong mga error, or I mean, hindi errors, yung mga mistakes sa pagsagot ng ating drills, it's okay. The important thing is natututo kayo and hindi nyo na, mas better na hindi na kayo magkamali on the actual let or actual board exam kasi yun yung nakakatakot, di ba? So, mas maganda na yung mga nagiging mistakes nyo, i-take note nyo. Paki-take note ng teachers and I hope na tinitake note nyo din, especially yung mga nadadaanan po nating concepts, di ba? I-take note nyo po sila para mabalikan nyo po, okay? So, very important yung pag-take note, pag-actively participate sa ating drills. And of course, teachers, don't forget na haluan or sabayan nyo lagi po ng dasal. Kasi for sure, pag lahat yan ay ginawa ninyo, okay, nag-effort ka, nagdasal ka, papasa at papasa kayo. Or, much better if you'll be able to, alam nyo yun, yung mag-aim high kayo for a top-notcher, na maging top-notcher, okay? Yung level ng top-notcher. Napakagandang opportunity niyan for you, teacher. So, don't just aim na makapasa, but it's free. It's free naman to
to aim higher, na maging top-notcher, kasi mas maganda yung magiging opportunities nun sa inyo. And of course, teachers, yung fulfillment nyo din sa sarili nyo, okay? So again, thank you so much, teachers. I hope na magkita-kita ulit tayo para sa ating next lectures or next review. I don't know po, ma'am, if magla-live tayo bukas, but mag-a-announce naman yan sa page natin. So please, ano lang, mag-update lang kayo. Keep yourself updated or posted sa ating Facebook page para alam nyo yung mga announcement doon, di ba? Para alam nyo. And mag-encourage din kayo ng ibang teachers who'd like to attend also sa ating free online review. Okay? And don't forget yung mga gustong mag-enroll. Ayan, teachers, pwedeng-pwede, okay? So, screenshot na lang yan or i-share sa inyong mga teachers na interested para naman mas makapag-prepare kayo for your March let yes, next year na yan, on 2024. Again, thank you so much, everyone. Bye-bye. Thank you, LCTC.